Hi. Ayan. Okay. Hello. Ayan. Medyo parang okay ba yung audio ko? Okay. Mega love shoutout sa lahat na nandiyan. Ayan. Kamusta ang lahat? Yesterday. Medyo napagod ako kahapon. Medyo may nilakad ako. May inayos ako. So medyo nag-absent tayo. Medyo talagang hindi kinaya ng powers ko. Kaya medyo nawala tayo kahapon. Pero syempre, na-miss ko kaya kayo. Kaya lang talagang sabi ko, teka muna, parang medyo kailangan din minsan magpahinga. Ayan. So, medyo naano talaga tayo. Okay? Anyway, may love shoutout sa inyo lahat dyan. I hope everybody's doing well. Ayan, sandali ah. Bakit nasan ako? Sandali. Ah, wait lang ha. Okay, sandali ah. Okay, dito na. So, ayan, it's Thursday. Siyempre, pag Thursday, we're actually with Doc Willie later. Naku, may maganda na naman tayong topic. Siyempre, hinanda ni Doc. Kaya, please, ano lang kayo dyan. Stay tuned, guys. And, ayan, medyo, ito yung ating topic. Lahat ay topic ngayon. Tinnitus ba ang pronunciation dyan? Later, we'll know kay Doc Willie. Ayan, so, I hope everything is okay with all of you. Tapos, ngayon din, medyo busy-busy, huh? Dahil pumunta na naman ako sa doktor ko. So, okay naman. Medyo meron lang akong inayos. Ayan. So, ayan. Maraming salamat sa mga nandyan. Thank you so much, guys. And, ayan. Sis Joy, I checked your, kanina, nasa labas ako. Nag-check ako kung meron. Wala akong makita. I don't know kung late nagkaroon ka ng live. Actually, I've been checking nung nagising din ako ng umaga. Wala din. So, I hope hindi ko na-miss. Pero I'm trying to check. Ayan. Okay. Maraming salamat sa mga nandyan. Yan si April. Okay. Ayan, Lindsay, hi! Good morning! Sa US, kay Doc Willie. Oh, I'm sweat! Hello, Joshua! Thank you! Always watching our episode, Joshua and Lindsay. Maraming salamat. Salamat sa patamsak! Sis Joy! Kamusta, Sis Joy? Na-miss ko ba? May na-miss ba ako? Kasi kanina nag-check ako kung may live ka. Wala ako makita. Bakit ganun? Iwan ko kung ano nangyari. Baka mamaya may na-miss na naman ako ah. Ayan. Thank you Lindsay for always supporting this channel. Maraming salamat sa lahat sa inyo dyan. I hope everything is okay with all of you there. Ayan. So, syempre, ayan. Ang araw ngayon ay Thursday. Sobrang napakabilis ng araw. It's September 14! Oh my God! 1 day na lang.
Ayan! Grabe talaga, sobrang bilis ng araw, Ber, na pala, hindi ko napapansin. Alam niyo talaga, sobrang nakakabisi talaga yung reel. Sobra talaga. Talagang hindi ko talaga maintindihan. Pero talaga nakakaano kaya siya? Nakaka-challenge ang mga gawain sa reels. Talaga naman. Kaya minsan parang nadedrain na ako. Talagang, alam mo yun, lagi ka nag-iisip kung anong content. Kasi parang mas, ano, maganda yung engagement. Parang meron maganda yung communication. Sa YouTube okay naman, kaya lang parang hindi ko masyadong maano. Okay naman, but then yung iba yung ano din eh, parang nakaka-challenge yung mga gawain sa reels. Although, tsaka yung ano, yung nagbibigay ng stars, ganun. Nakakatawa sila. Yan ang nakakatawa sa reels. Ganun lang naman. Anyway, ayan, maraming salamat sa mga nandyan. Okay. Thank you so much sa lahat na nandyan. Okay. Hi, Mari, good morning. Sa inyo ni Doc. Good morning, good morning. Share ko nga ito, ah. Sandali, ah. Tapos ang masama, pag nagre-reel ka, ang dami yung mga nagme-message. Minsan talaga yung mga message na talagang kinukontak ako, natatabunan. Yun ang problema. I don't know, bakit nangyayari yun? Ang dami. Okay. Ayan, sandali ah. Okay. Ewan ko, baka kaya ako nangangayari. Nasa stress ako, no? Baka na nadedrain ako nitong reels na to. I don't know. Kahit yung best friend ko kayo si Leia. Ano din? Addicted na rin. Talagang nagkakam masyado. Dati-dati pumunta yun dito. Ngayon hindi masyado kasi masyado siyang napofocus dun sa reels. Kung ano yung content niya, kung ano yung gagawin niya, tsaka pala yung engage niya. Ganun kasi kailangan mo talaga mag-engage. Ayan. So, sandali ah, reels. Ay, reels tuloy. Ano ba yan? Share lang ako ah. Okay. Ayan, maganda ang topic. Kaya dyan, yung mga... Okay. Okay, sandali ah. Sandali ba yung share? Okay, share. Ayan, share tayo ngayon. Okay. Aha. Okay. Ayan, mag-share tayo. Yan, yung mga nag-message saka i-share natin sa kanila. Maloka sila dyan. Ayaan mo nga sila. Ayan, i-share natin kung panonoorin nila. Ayan. Makita nila yung hinahanap nila. Ayan. Share, share. Ayan, so, I hope everything is okay with all of you there. Ayan. Ayan. So, okay. Ayan. So, okay. So, ano mga dinner? Ano mga ginawa nyo? Okay? Ako talaga kahapon, talagang napagod lang ako talaga. Kaya, need ko rin mag-rest. Sabi ko parang ano ata ako ah. Parang meron ako pinagtatrabahan. Alam, actually, di ba, for a long time, hindi ako nag-absent talaga. Pero sabi ko, I deserve a break naman. Kasi gusto ko magpahinga kahapon. Dahil talagang, insan pa, nag-rush kasi kami. Kaya talagang, mahirap kasi yung pag may lakad ka, yung nagmamadali ka. So, syempre, punta pa kami dun sa sakay ng bus, ang layo-layo, medyo mainit. So, hindi naman ganun kainit. Kaya lang, alam mo naman, pag medyo mainit, medyo, ano ako dyan eh, sa init. Ayan. So, ito. Okay. I hope maayos kayo dyan. Ayan. Si Criselda din kanina. Hindi ko natawagan. Okay? Bawi na lang ako, Sel. Ayan. Tomorrow. Bawi ako kasi hindi ako lalabas niyan. Kanina kasi lumabas din ako. Oo. Yun, nagpunta nga sa doktor. Ayan. So, kamusta kayo dyan? Anong mga dinner nyo? I hope maayos ang inyong mga dinner. I hope maayos ang araw nyo. Ano, how's the weather day in Pinas? Mainit? Malamig ba? What? Ayan. So,
Salamat sa mga nandyan. Thank you so much. Ay, bato mong tumatawa? Yun na naman. Sandali lang guys, ha? Nagsishow lang ako. Okay. Oo. So, ano mga ganap sa inyo? Ano mga ginawa nyo? Ano nyo ngayon? Ano, mainit ba dyan sa Pinas? Kamusta? Kamusta ang weather nyo dyan? Okay. Okay. Pakishare inyo sa inyong mga community ang ating live or paano ba? Pwede nga sa ating mga ka-BIs. Ayan. Sana ma-share nyo. Kasi napakaganda ng topic na yun. Actually, marami mga may problema sa mga ganito rin eh. Kaya very timely din yung itinapik ni Doktong ayan, nakapost sa atin ngayon. So, ayan. Okay. Ito. Okay, ito na. So, okay, sige, punta na ako sa ano natin. Dito sa ano, sa YouTube. Okay, ayan. Okay. Paki-like, paki-share. Paki-ano niya sa mga community or kung kanino pwede ma-share, especially ang topic na ganito. Maganda yung topic natin. Ayan. Asan na ako? Hi, Sisi Pinay! Mega love shoutout, sis! Kamusta? Kamusta? Sir Angus, hi! Ayan, super na-miss ko kayong lahat. Ayan. Hi, Reg! Kamusta, Reg? Na mo yung pamangking ko. Hindi ko rin natatawagan. Eh, Diyos ko, talagang super busy. Salamat, salamat, Reg, sa support. Ayan. Hi, Juliet! Mega, mega love shoutout, my dearest Juliet. Ayan. Ayan. Okay, yan. Sis, Miss Nina, mega love shoutout. Okay. Okay. Ay, naku. Ano ba yan? Hello, Joshua. Mega love shoutout. Ay, hi, hi, Micaela. Si Micaela ang daughter, princesita ni aking inaanak na si Michael. Ayan. Hello, hello. Ayan. Hola, hola. Kay Marie Nancy. Ayan. Sa inyo lahat, mega, mega Lindsay. Ayan. Sa inyo lahat, mega love shoutout. Salamat, salamat sa mga nandiyan. Kay Sis Joy. Ayan. Sis Joy, thank you so much sa walang hanggang support. Ayan. So, maraming salamat. Tignan ko lang itong ano natin. Ayan. So, okay. Ano ba ito? Okay. Ayan. Thank you sa mga nagwa-watch. Please, ha, stay tuned kayo, ha. Para at least mas maganda na mas mapanood yun to. Para at least, if ever na meron kayong ganitong kaso, di ba? At least meron na kayong direct contact kay Doc. At talagang eto na lahat sasabihin niya na kung paano ba maiiwasan, kung ano ba klaseng sakit to. Di ba? Kaya ayan. Aray ko, sakit ng likod ko, guys. Grabe. Ay, nako. Okay. So, ayan. Salamat sa mga nandyan. Oh, my gosh. Okay. Excuse me. Sige, magpa-pray na ako siguro para at least. Anyway, ano bang yung topic? Thank you nga pala dun sa mga nakasama natin yung Tuesday sa ating episode na Happy Talk with Paula and your co-host. But then, ang nakasama natin doon, sila Koy, of course, si Sir Angus, si Juliet, si Donalyn, I think, tsaka si Rosalie. Kasama ba si Donalyn? Wala ata si Rosalie, no? Ayan, maraming salamat sa inyong lahat sa nakasama ko dun sa episode natin ni Tuesday. Thank you so much to all of you guys. Siyempre, thank you for always supporting this channel. Maraming salamat sa inyong lahat. Kaya, ayan, endless thank
to all of you sa lahat ng effort na binibigay nyo for this channel. Sobrang salamat. MLSO Maring Nancy! Ayan. Ayan. So, okay. Si Samis! How are you? Anong kulay ba itong suot ko? What color is this? Ayan. So, ano na ba yung sasabihin ko? Si Samis, kamusta yung carbonara? Matagal na akong hindi nagka-carbonara. Parang gusto kong gumawa niyan. Ang sarap ng carbonara, na-miss ko na rin. Mag-check ako ng sugar ko sa Sunday. Pag mababa, mag-carbonara ako ng Monday. Ayan. Okay! Ano? Guessing game tayo sa kulay ng aking damit. MLSO, everyone! MLSO! Ayan, sa inyo lahat. Maraming salamat sa mga nandyan. Okay. Oo. Ayan, so. Okay. Good morning everyone! Ayan, Ate Juliet, good morning to sabi ni Sis Joy. Okay. Tama. Oo. Yellow is the color of the day. Ayan. So, mega love shout out everyone. Maraming salamat sa mga nandyan. Ayan, mega love shout out to all of you there. Gusto kong mag-mega love shout out para ma-relax ako. Nakakatawa minsan pag may kausap ako, napapasabi na ako ng ganun. Pag sabi ko, hello, mega love shout out. Ano ba yun? Nakakatawa, di ba? Anyway, ganun talaga. No? Parang feeling ko lagi ako nasa program. So anyway, sa inyo lahat, ano mga pagkain nyo dyan? Please share naman kayo kung ano mga foods, kung ano mga dinner nyo si Sis Amy's carbonara. Soup ng carbonara, namimiss ko na yan. Matagal na ako hindi nagka-carbonara. Sige, yan na natin, schedule natin yan. Hindi ka kasi masyado mahilig dyan, Lindsay, kaya pwede ako magluto ng Sabado. Kasi hindi ka mahilig dyan. I'm sure alam gusto mo pag Saturday. Rice kung rice! Hindi ko lang alam ko anong... Uy, sarap na may hangin. Okay? Okay. Kamusta ang carbonara, si Samis? Ala? Ay, nako. Ano ba yan? Masakit ang lalamunan. Alam mo, dapat mag-ano ka. Every morning, apple cider with lemon. Ay, napakaganda niya. Napakaganda talaga sa health nung apple cider with lemon pa. Ang galing. Bukod sa nakakababa ng sugar, nagbibigyan ka ng vitamin C, at the same time, yung immune system mo, binuboost niya. And of course, nakakatulong para hindi mag-spike ang ating blood sugar. Nagbistulang ano ako dito, no? Doc Willie. Tapos, mag-gurgle ka ng vinegar si Samis. Yan. Ay, nakakalimutan ko palang maglagay ng Himalayan salt sa aking miracle drink every morning. Nakakalimutan ko yan. Yan. Okay. Ay, sayang naman. Ba't naman tinapon? Hello, Sis Gloria! Mega love shout out. How are you this evening? How are you today? Kamusta ang araw? Gin bulag. Yun lang daw ang katapat. Okay. Oregano, okay din yan. Oo, okay din yung oregano. Okay, sa inyo lahat. Marami salamat sa mga nandyan. Sa inyo lahat na nandyan. Mag-share na kayo ng mga pagkain ko. Ano kaya para magising tayo. Yan ang pampagising ko. Kung may makarinig ako ng mga pagkain na magmumula sa inyo. Ano mga dinner nyo? Ano mga hinanda nyo? Ako ang breakfast ko kanina. Nagpunta ako dun sa aking favorite na coffee bar. Siyempre, ang walang kamatayang Iberico na sandwich with the matching tomato and of course olive oil. And of course, coffee na lang. Ayun, yung coffee na gustong-gusto ko na walang sugar na talagang super tapang na coffee. Okay naman siya. Na-enjoy ko. Tapos si Tita Dani, binitin-bitin ako. Diyos ko, naglalakad kami. So, bakit parang ang layo na natin? Eh, gutom na talaga ako. Ah, okay, masarap din yan.
Yung palalagpas na kami sa coffee shop. Tito Tony, sabi ko, gutom na gutom na ako. Sabi ko ko sa kanya. Kasi alam mo yon, ang last kain ko was yesterday pa, mga 7 in the evening. So, anong oras na yon? Halos mag-aalauna na ng tanghali. Hindi pa ako nag-breakfast. Eh, nag-workout pa ako. Di siyempre, sobrang gutom na gutom ako. Dahil talagang wala na yung mga kinain ko. Na-burn na yon, di ba? Ay, Diyos mio. Wow, sarap na seafoods pasta. Ay, yung gusto ko din yan. Seafoods pasta. Lahat yung gusto ko. Ang sarap pakinggan. Okay, good, good, good. I'm happy for you, sis. Ayan. Ako nga nagpaplano din akong gumawa ulit kasi para sa mga friends na nagre-request na hindi ko nabigyan last time. Kaya nakabili ulit ako ng langka. So I'll try to do it. Maybe kung hindi bukas, baka sa ano. Ah, basta singit ko bukas. Hindi na ako lalabas bukas kaya I have time to do ano. So, may ako lulutuin yung... Basta, ganun. Anyway, sa inyo lahat, maraming salamat sa mga nandyan. Ay, ang sarap! Perfect na ang mga blanca. Naku, talaga naman. I am sure. Sarap ng seafoods pasta ni Lindsay. Nanggit ako. Okay, mamaya magluto ako ng pollo alayol. Alioli ba yung pollo alioli? Tito Dani, kay nombre sa komida? Pollo? Ha? Alahilyo. Pollo alahilyo. Di ba? Alahilyo. Pollo alahilyo. Ese mucho ajo, no? Si. Mucho ajo con Dos vino. Ajo. Ha? Dos cabezas de ajo. Oh, tiene que cocinar esto con mucho, mucho ajo. Ang galing mo si Amy's kanina mag-Spanish dun sa ano, ah. Sa yung ano doon, yung sebuya? Okay. Teka, parang medyo naloloka ako. Sibuya no se necesita. Ha? Sibuya. No, si palta sibuya. Solo ajo. Si quieres hacer ajo. Para después vamos a cocinar enseguida. Okay. Okay. Ay, ang sarap din yung ginisang sardinas. I like it also. Oh. Hello, Miss Nina. Okay, puntahan naman ang... Ano, sige, teka, ikiklik ko na yan, Miss Nina, ha? Okay. Ah, mais ang nilagay mo. Mais. Okay lang yan. Sige, whatever. Basta importante, lasang ano siya. Lasang maha. Okay, ito na. Sis A, ay, sis A, Miss. Ayan. Ito na ako, ano, Miss Nina, ha? Okay. Okay. Ayan, nag-like na ako, ha? Okay. Bakit ganun? Ano ba to? Okay. Ayan. Ito, nag-ano na ako, Miss Nina, kung ano yung inano ko, ha? Ano naman to si Whitey? Okay. Bakit ba, Ensen? Bakit ganito? Okay, close natin. Magme-message. Ayan. Okay! Bakit ganun daw ako makapag-comment? Ayan. Sige, ito na ha. Okay. Okay. Asan na ba yung magsulat na ako? Okay, ito na. Mag-aano na ako, sis Amy. Nina, kasi baka mamaya hindi ko na naman ito magawa. Kaya I have better to do it now para at least magpe-pray na ako. Wala na akong utang sa iyo, Miss Nina. Gawin ko na ito. Ayan. Okay. Ayan, okay. Ayan. Okay. Okay, ayan na si Amy. Ay, si Amy, ano ba yan? Sis Nina, ito nagawa. Ayan. Ano ba yan? Okay. Oh my.
Ba't nawala? Ayan. Teka lang ha. Ayan, ang hirap na naman mag-send. Ayan, ako, ayan. Okay, ayan. Mega love shoutout sa inyo lahat. I think mag-pen ako. So, andyan na, Miss Nina, na like ko na, nag-comment din ako. Ayan. Ah, AdSense. Ah, ngayon pa lang dumating yung AdSense mo. Mm-hmm. Congratulations, Miss Nina. Ayan. Okay. Ayan. Okay. Okay, dito na tayo. Okay. So, salamat sa mga nandyan. Thank you so much sa inyo lahat. So, mag-pray na ako para pagdating ni Doc Willy, okay na tayo. Okay. Thank you sa mga nandyan sa ating chat box. Okay. Ano ba to? Sandali. Hi, anak Alma! Kamusta ang aking anak na si Alma at si Ed? Kamusta? Salamat sa paharang. Ayan, kamusta kayo? Emelizo, may anak. Okay, yan. Okay. Love. Ayan. Love, everyone. Okay, love. Okay, salamat sa paharang. Ayan, Miss Nina, okay na ha? Okay, mag-pray na tayo. Okay, enjoy the seafood pasta, Lindsay. Ang sarap niyan. Siguro, ano ba yung pagpipilaan natin? Carbonara o yan? Ang sarap! Ano ba yan? Teka muna nga, tamalo na muna yan. Okay, let's pray! In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Lord Jesus Christ, Heavenly Father, Almighty God, we're here again, Lord. Thank you so much sa pagkakataon na pinagsasama-sama niyo na naman kami, Lord. Salamat po na lagi niyo po kami binibigyan ng pagkakataon na magkasama-sama. And salamat po na lagi kayo nandiyan para sa amin, dear Lord. And thank you sa mga blessings, sa mga pagsubok na nalalagpasan namin. And dahil po sa tulong niyo, salamat na lagi niyo po kami dinadala sa tamang landasin. Salamat na ginagawa niyo kami matatag. At salamat sa pagmamahal na binibigay niyo sa amin. At sa pangunawa na lagi niyo binibigay para sa amin. Salamat sa lahat ng sacrifices na ginagawa niyo para sa amin. Salamat, Lord, na lagi po kayo nandyan para ituro sa amin kung anong nararapat namin gawin. At salamat na ginagawa niyo kami matatag sa bawat pagsubok or sa bawat sa bawat hamon ng buhay. Thank you so much. And dalangin po namin ang aming mga pamilya, mga relatives, mga friends, all the viewers, all the YouTuber in the whole world. Dalangin namin sa inyo, Lord, na lagi po nawa mangiwabaw ang pagmamahalan at pag-uunawaan sa isa't isa. At kung ano man po yung mga pagkukulang, pagkakasala, humingi po kami ng tawad. Ganun din po ang hingi namin ng pagkapatawad para sa mga kapatid namin na nagkasala din po sa inyo. And dinadalangin po namin sa inyo ang aming episode today. Gabayan niyo po ang lahat po na nandito, especially si Doc Willy at ang lahat ng mga sumusuporta sa channel na to. And kayo po ang nilalapitan namin para ang lahat po ay maging maayos, especially ngayong episode. I-bless mo po ang bawat isa sa amin, si Doc Willy, si Mary Nancy, lahat po na nandito. Sa inyo po namin inilalapitan lahat. Maraming sa lahat ng mga ginagawa niyo para sa amin. Dalangin din po namin sa inyong aming mga kapatid na may mga mabibigat na suliranin sa buhay at may mga malubang sakit. Sa inyo po namin sinusurrender lahat. Maraming salamat, Lord, na lagi po kayo nandyan. And dalangin din po namin sa inyo ang pamilya ni Sir Angkos, especially si Mommy Mary Jane na meron pong health condition. At ganun din po ang pagdalangin natin para po kay Lolo Rudy, ang lolo ni Sir Angkos, kung ano po ang nararapat. Sa inyo po namin inilalapitan lahat. Kayo po ang nakakaalam kung ano po talaga ang ninanais nyo. Kaya sa inyo po namin pinaubaya ang lahat para kay Tito Rudy. Kayo na po ang bahala. Ganon din po ang pagdalangin natin sa buong pamilya ni Sir Angkos. Gabayan niyo po ang kanilang kalusugan. Lalagay po silang manitiling maliso. Ang pamilya ni Sir Angkos, mag-ibaba ang pagmamahalan at pag-uunawaan. At ang work ni Sir Angkos at ang kanyang mga ginagawa everyday. Sa inyo po namin inilalapit ang lahat. Sobrang salamat po sa lahat ng mga kabutihan niyo. At
Ganun din po ang pagdalangin namin, dear Lord, para po sa mga ginagawa ni Sir Angus everyday and also our prayer para po kay Koy at sa kanyang pamilya at sa kanyang kapatid na si Rose na mayroong health condition. Nawa ang lahat po ay maging maayos sa pamamagitan po ng tulong niyo. And dalangin po namin na maging magaan ang lahat kung ano po ang nararapat kay Rose na sister ni Koy sa inyo po namin inilalapitin lahat. At ganun din po ang pagdalangin namin para po kay Lindsay at Joshua, para po sa pamilya nila. Gabayan niyo po sila na maging mas matibay po ang pamilya nila. Kayo po ang maging sandala nila para po ang lahat ay maging maayos sa pamilya nila, especially kay Lindsay at kay Joshua. Gawin niyo po matatag ang kanilang pagmamahalan. Mangibabo ang pag-uunawaan, pagmamahalan para po sa pamilya nila. Kayo po ang malalapitan namin para sa mga bagay na ito. Kaya sa inyo po namin, sinusurrender ang lahat, dear Lord. And dinadalangin din po namin sa inyo ang brother-in-law ni Lindsay, ang kanyang health condition. Kayo po nawa ang maging sandala nila para po ang lahat ay maging maayos sa brother-in-law ni Lindsay. Thank you so much, dear Lord. And also our prayer para po sa aking Auntie Nitz, kanyang kalusugan at para sa buong pamilya niya. Sa inyo po namin inilalapit ang lahat. Nawa ang lahat po ay maging maayos sa pamamagitan po ng tulong. And dalangin din po namin sa inyo dalangin din po namin sa inyo ang si April, ang buong pamilya niya, ang studies ni April. Kayo po ang nakakaalam kung ano pong nararapat kaya. And nilalapit po namin sa inyo na gabayin niyo po si April ang kanyang mga gawain everyday, ang kalusugan ng bawat isa at ang kaligtasan ng bawat isa saan naman sa kanya. Kayo na po ang bahala. Lahat po sa inyo namin si Mr. Andrew. And again, our prayer para po kay Criselda, especially ang kanyang health condition, ang buong pamilya niya. And dalangin po namin sa inyo na gabayan niyo po si Criselda kung ano po yung kanyang heart's desire. Kayo po ang bahala. Sa inyo po namin si Mr. Andrew lahat. Thank you so much, dear Lord. And also our prayer para po kay Sis Joy, ang kanyang kalusugan para sa kanilang Sis Jing at ang buong pamilya ni Sis Joy. And lalo-lalo na po ang mga ginagawa ni Sis Joy everyday. Gabayan niyo po na maging maayos po ang lahat sa kanya at sa kanila ni Sis Jing. Thank you so much, dear Lord. And also, I pray para po sa kalusugan ni Sir Edward Castillo. Sa inyo po namin nilapit ang lahat. And also, ang kalusugan ni Paring Eric at ang buong pamilya niya, gabayan niyo po na kung ano man po yung mga pagsubok na pinagdadaanan nila ngayon. Nawa kayo po ang maging gabay nila para ang lahat po ay malagpasan at maging maayos. Thank you so much, dear Lord. And also our prayer para po sa health condition ng mother ni Olan Cruz and also para po sa mother ni Chrissy Vista, ang kanilang health condition. And dalangin pa rin po namin ang lubusan pagaling ni Edwin and Jose. And again, our prayer para ko kay Sis Amy, para sa buong pamilya, especially para sa kanyang eldest son. Nawa ang lahat ay maging magaan sa buong pamilya ni Sis Amy. Ganun din po ang pagdalangin natin para po kay Donaline, para sa buong pamilya niya. Nawa ang lahat ay maging maayos, maging magaan sa buong pamilya ni Donaline. Patuloy niyo po siyang gabayan na makagawa po siya ng desisyon na naaayon po sa inyong kagustuhan. Gabayan niyo po ang mga tao na kapaligid sa kanya at nawa lagi po mangibabaw ang pagmamahalan at pag-uunawaan sa buong pamilya ni Donaline. Thank you so much, dear Lord, and also our prayer para po kay Alma at kay Adrian, especially ang kanilang pagmamahalan, lagi po mga ibabaw at lalo maging matatag. Lalo-lalo na po at dinadalangin din po namin sa inyo ang father ni Alma na meron din po health condition at ganun din po ang pagdalangin namin para sa mother ni Adrian na meron din po health condition. Kayo na po ang bahala, ang lahat po ay sa inyo namin si Ms. Render. And again, our prayer para po kay Doc, Willie, and Maring Nancy, especially sa para po sa buong pamilya, ang kanilang health condition. Sa inyo po namin inilalapit, nawa ang lahat po ay maging maayos. And also, pray po namin para po kay Teresa na kapatid ni Maring Nancy na may health condition din po. At ganun din po para sa anak ni Teresa. Kayo na po ang bahala, Lord, sa inyo po, sa inyo po namin isinusrender ang lahat. Thank you so much, dear Lord. And also our prayer para po kay Paul at Bia sa kanilang buong pamilya.
kung ano man po yung kanilang heart's desire, sa inyo po namin inilalapit ang lahat. And again, minsan pa, our prayer para po sa buong team, Lenny, lahat po ng sumusuporta sa channel na to. Kayo na po ang bahala. At lahat po ay sa inyo namin sinisrender. Thank you so much, dear Lord, Heavenly Father, Almighty God, Amen. Ayan. And then the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. And thank you sa mga nag-pray with us. Maraming salamat. Asan na ba tayo? Ayan. Grabe, bilis ang oras, no? Hi, Doc! Good morning. Tama ba? Hi, Rosalie! Ayan, mega love shout. At salamat sa mga nag-pray with us. Thank you talaga. Okay. Ano to? Asik. Sandali. Ah. Asikila. Mamri. Ano pa to sa Asikila, Mamri? Good evening. Ayan, sandali ah. Good afternoon. Ay, good morning, Doc. Kamusta? Good evening sa iyo. Good evening pala sa Pinas, no? Pinas, sa akin, ano pala? Yeah, what? Good afternoon. Yeah. Plus 4, magpa-5. Kamusta? Okay lang. Ikaw, kamusta ka na? Okay lang. Ayan. Medyo ano, may alamig na ba dyan ng konti? Dalawang araw na maganda-ganda weather dito. Okay, good. Oo. Yeah, so... Bati muna tayo. Batiin natin muna ating mga bati. Viewers natin. Ano? Yung ating mga regular na kaibigan dyan. At talagang hindi nagsasawa. Uh-huh. At anak at aking pamilya. Ano? Aking mga tama yan. At yung ating mga friends, no? Yeah. Sila Koy, si Julie. Kuya Heidi, hello. Kuya si paring Heidi. Heidi, no? Silang lahat, no? Uh-huh. At yung ating mga kabi ay dyan, okay? Yeah, so, true. Ito and... ating, yeah, ito yung ating mga ibang kaibigan pa na mga excited, no? You know? So, kumusta ang lahat? I hope everybody... Teka, andito si Ronnie Pintuan ng Toronto, Canada, na brother ni Maring Nancy. Kamusta? Hello dyan. Dyan sa Toronto, Canada. Wow! Hey! Talaga naman, ha? May pura mo lang tayo, Toronto. Umura mo natin yung Toronto, ha? Ay, hindi pala. Nawala na pala. Nabura na pala. Nabura na pala sa isip ko yun. Kuya. Oy, wala na. Diyos ko. Parang okay. Hangin na lang yan. Okay, alright. Sis Jo. So, yeah. So, yun nga. At least, sana, you know, palagi naman nating prayers, no? Para sa yes. Everybody na maging healthy lahat. Kasi ang hirap magkasakit sa ngayon. Dahil katatapos lang natin na traumatize ng buong COVID. Ilan taong ba yung COVID? 2 years, no? Wala. Ano pero ngayon, ayos. Meron pa rin, kaya lang parang ano na lang din, eh, no? Wala na, dito. Ordinaryo na lang. Oo, ganun. So, parang, pero, kumbaga, talagang sakit na lang yun, nadadaan. Pero, diba? Kaya nga, sana wa, maging malakas. Ingat pa rin. Oo. Maging malakas. Sakain lang ng mga healthy food. Para at least, yeah. Matiling healthy. So, hello daw sa iyo. Nakalimutan ko to, Tito Willie. Sino nga to, anak ni ano? Basta, sabi niya na dati yung pangalan niya, nakalimutan ko. Okay. Si, hello din. Si Kayla. Oh, Tito Willie. Ay, ano yan? Si Ella? Hindi. Hindi ata. Basta pamangkin. Si Ella, oo. Si Ella. Si Ella ba to? Amuri. Si Ella, anak ni Nini. Anak ni Teresa. Ah, yan. Ella. Hello. Panganay. Panganay. Ah, si Micaela yung sinasabi ko. Oh, ito, si Ella. Ito. Ella din yan, oh. Tapos kanina, si Ronnie, si ano yun? Ah, si ano, si Bong. Si Bong, no? Si Bong. Ay, anak niya. Si Chubbs. Si, ano? Oh, si inaanak ko. Si Ron. Inaanak ko yung pare. Si Ron. Ah, akala ko si Bong. Kaya pala medyo kakaiba yung pagbati niya. Good evening daw, sabi ni Mr. Angus. Good evening, Sir Angus. Chaps Gaming. Okay, so... Bigyan natin ng jacket. Bigyan mo ng jacket. Baka ginigyan jacket! I'm sure malamig dyan sa Canada. Malamig na dun, no? Medyo malamig rin ba ito sa Canada ngayon. Oh. Malamig ba ngayon dyan, Ron? Malamig? Uh-uh. Yeah. Nagluluto raw siya. Nagluluto daw. Sabi ka na, siguro. Well, ano na ngayon dun? 3 hours umaga. Ahead. Amin eh.
Ano na, mag-11 na. Parang madaling araw pa. Hindi. Ay, umaga na pala. Mag-11 na lang. Kasi 3 hours ahead sa amin yan eh. San Diego. 3 hours, 7 o'clock dito sa amin. Mag-8. So, magto-12 na nga halos dun sa kanila. Hello. Oh, hello, Rosalie. Ayan. Kaya nasa work na siya. Kaya nga. Ah, nasa work. Oo. Hello, Rosalie. Hello kamusta? Daw. Sabi ni Sis Joy, Doc Willie. Ayan. Hello, okay. Sis Joy. Okay. So, okay, Doc. Sa ano to? Sa tinnitus. Tinnitus. That's, yeah. That's, actually, tinnitus, ano to eh? What is tinnitus? Hindi ito, actually, this is not a disease. This is a symptoms. Symptoms ito, actually. Ano pronunciation nila, so, Doc? Tinnitus. T-I-N-N. Ibang pronunciation ng ano eh. T-U-S. Oh, yeah. Yeah, iba. Oh. Tinnitus. Oh, yeah. Tinnitus. Tinnitus. Oh. Yun ang, pareho lang din. So, okay. Yun. So, ito yung bali may mga may naririnig tayo mga different sound talaga sa tenga natin, no? Tawag doon is ringing in the ear or kasi bali high pitch sound or buzzing sound tapos or kaya mga hissing sound, kung ano mga different kinds of sounds na may humming pa nga, di ba? May mga humming pa, parang crackling sound, mga ganyan, no? You know? May roar sound, yun ang bali, yun ang tinnitus o tinnitus, no? Yun ang tinnitus. Yeah, yun ang naririnig natin actually. Sa Pilipinas yan, tinnitus. Oh, tinnitus. Pilipinas. Sa ibang bansa, tinnitus. Tinnitus. Oo, tinnitus. Yun yung basa ko kanina. Kasi pag tinnitus kasi, baka sabihin na infection. Ay, si Well. Ay, tinnitus, no? Oo, tinnitus. So, ano po yun, no? Ngayon, actually, yung mga that's a phantom sound actually. That's a class of phantom sound kung ano mga sound na nililigit sa ating tenga, no? Ngayon, bali, may mga different types siya, no? Ako, nung, kasi marami akong tinig ng mga studies, no? At, well, it's a primary and neurological, tapos, secondary, yung secondary tinnitus and also objective tinnitus, no? Yun po yung mga classifications. Sila kanya-kanya sila. Explain natin siya isa-isa, no? Ngayon, actually, siguro narinig nyo nung araw ulit, no? O narinig, until now, di ba pag sinabing tinnitus kasi na-expose sa malalakas na tunog, mga loud sounds, di ba? Ah, ganun pala yun. Oo, yun ang iba. Isa yun, pinakaano yan. And pag sinabi kasing primary or subjective tinnitus. Ito po yung tinatawag na ikaw lang mismo sa sarili mo ang nakakarinig nito. Talaga? One ear, no? Kasi may ibang indication pa pag dalawang sabay na tenga. So in one ear, so naririnig mo yung continuously at ikaw lang ang nakakarinig. At ang sabi nga ron, yung sound na yun, walang source eh. Kasi wala namang, yung paligid mo, wala namang ingay. Kundi, it's only within you, no? Oo. Ganun lang yun. So, it's a sound na nagmamanifest sa yung tenga, but wala namang ingay kang naririnig sa labas, no? It's only within you. So, yun ang definition actually ng tinnitus na yun. And sabi ng isang studies pa, it's not really happening in your ears, it's in your brain. Sa brain niya. Sa brain? Sa brain yan. Now, ano natin yung anatomy, no? Kasi, bali, when you hear the sound, of course, meron, ang ears natin is divided into three parts kasi yan. Yung outer part, middle part, and the inner, no? Inner. Ngayon, pag nakarinig tayo ng any sound, no? So, ipoprocess ngayon yan, papasok sa ating sa outer ear, middle ear, tapos hanggang sa inner ear, tapos yung sa ating ear canal, papasok na, tapos magano yun doon sa yung eardrum. Doon mag-create ng sound, andun yung ating mga nerve, yung mga maliliit na bones, no? At pupunta ngayon yun doon sa ating tinatawag na auditory cortex, which is sa brain na po yun. Yan yung, para malinaw, no? Yun lang gusto ko lang, yun ang pinaka-process, yun ang mechanism, kumbaga. Doon
At ang nagpa-process talaga is yung ating auditory cortex. Yun na yung brain. Kaya nga po itong tinnitus na ito, it's sa brain mo ito, hindi ito sa tenga mo actually. Yun po yun. Yun ang sa lahat ng mga studies o sa mga research, yun po talaga ang talagang explanation. No? It happens in your ear talaga. Kaya nga, pagka nagpapunta ka sa yung nagpa-check up ka minsan sa yung doktor, no, it's only in your mind, in your brain. Ganun lang yan. Pero bakit meron sa tenga ko? Sabi niya, mababa, high pitch, low sound na naririnig ko sa tenga ko. Sabi niya, ganun, no? So, ganito po yun. Unang-una, first and foremost po, ang tinnitus na ito is isang unang-una lalaki lang ang kadalasang nagkakaroon. No? Mostly male, no? Sa atin, no? Ngayon, it also, ang cause nito is aging. As we age, humihina. Kasi po, yung ating ear, no, yung inner ear, andyan yung mga nerves, no? Of course, habang nagkakaedad tayo, bumabagal ang blood flow, kumbaga, humihina din siya. Kaya nagkakaroon ng hearing loss. Di ho ba? Sabi nga yung yeah, yun. Isang factor yon, isang factor niya. As we age, ganun po, tapos talagang, kasi yung ating nerve dyan, pag hindi na, meron ba namang blood flow, kaya lang bumabagal po yan. So, ganun naman normally, no? As sabi nga ng doktor, is aging, sign of aging, ganun, no? Uh-huh. Magagawa doon, meron, no? Talagang humihina at humihina yung dito ang dami kong pasyenteng ganun, humihina na humihina talaga ang pandinig. Uh-huh. And, isang class, when you say sa neurological naman po, ganito yun. Yung kapag, let's say, kasi nangyayari din po to sa mga younger age, no? Especially yung mga, kagaya nung meron akong classmate, no? Nung kanyang mga teenage life, let's say, mga 18, 19, mahilig siya sa disco, no? Dito, uh-huh. So, loud sound yun, mga loudspeakers, oh, lahat. Oo, maigay. So many hours, yun. Ito po, yung ating ears, once na makareceive ng ganun kalalakas na ingay na yun, ipoprocess, okay, dadasin yung ear canal, sa yung, tapos papasok po. Bago dumating dun sa auditory cortex natin, ipinoprocess yung mga, may mga neurons o yung mga ugat na yun, siya ang nagko-control actually. Ngayon, sometimes, or pagka talagang too much, yung talagang masyadong, it's really very loud, no? Ano yun, nagkakaroon yung neural synchronization ang tawag. Ibig sabihin, nag-over po siya. Talagang nag-over yung sound doon na nasa loob ng ating brain, no? Ngayon, pagka nagkaganon po yun, hindi niya na kayang kontrolin yun. Talagang dire-diretso po yun. Kaya, maiiwan po yung phantom sound na yun. It's either high pitch, low pitch, basta tuloy-tuloy na po yun. Ngayon, ito na po yung mga nangyayari doon sa mga taong. Kasi yung ating auditory cortex, halos kalapit na po yan ng ating limbic system, which is ito yung part ng brain na nagkocontrol ng ating mga emotion, stress, mga ganyan po. No? Yan po ang trabaho ng limbic system. Ngayon, kapag ka na-receive ng ating auditory cortex, yung ganong ka high pitch o yung sound na yun, medyo talaga magkakaroon po siya talaga yung signal, ang term na is magkakaroon po ng impaired signal talaga, too much, no? Uh-huh. So, mag-manifest ngayon yun doon sa iyong, sa ating consciousness, doon na po tayo nakaka-experience na tayo ng emotionally disturbed tayo, may mga anxiety, stress na po, mga ganun na po. Kasi, because of that ringing sound in your ears. Yan po yung nangyayari. That is the neurological na effect. Pagka too much exposure ng pinaka very loud sound, no? Ngayon, ito, sino ba yung mga tao na yun? Yung mga tao na yun, yung mga nagtatrabaho sa mga machineries, construction, lalo na sa kalye, yung mga dyan. Lakas. Pagkatapos yun, alam mo yung tenga nun, ay naku, ganun para. Ganun pala yun, no, may ipipin yes. Pala to. Oh, grabe.
Oo. Tapos nakikipag-usap naman din sila. Oo. Talaga sila, Lynn. Kawawa talaga. Oo. Di pala ano, no? Imagine mo. Kasi doon na, talagang umabot na sa peak yung pinaka-nerve nung yung bleeding. Oo. Tapos, yun pa ang masama doon, mahirap gamutin niya at bak, hindi na gumagaling. Grabe, ah. May tuturo natin kung paano na masupress o whatever. Yun po yung subjective or neurological na nangyayari po. Yun yung talagang tinnitus na yun. Yun yung ringing in the ear, buzzing sound. Kasi kasi kita mo, ah, once na gano'n ang na-experience mo, hirap ka nang makatulog. Kagaya ng pasyente ko, hirap na siyang makatulog kasi habang tumatahimik ang iyong paligid, nagiging pronounced yung sound sa tenga mo, di disturb yung utak mo, di ba? Hindi ka makapag-focus, hindi ka makapag-concentrate, gusto mong matulog, hindi ka makatulog, so, at palagi kang pagod. Yun pa yun ang isa doon. Siyempre, dahil it makes sense, kaya kaya ka palaging pagod. Wala eh, wala kang enough rest, wala talaga pati. Mentally, pagod ka, no? Kaya nagli-lead into depression lens. Anxiety muna, depression, ganun yun. That's, yun ang nangyayari. Ang dami kong pasyenteng ganun dito. Pero, okay. Yeah, good news, napakaganda ng acupuncture po dyan. Tuturuan din natin sila ng massage para dyan mamaya. Uh-huh. No? Yeah, yun ang isa sa nangyayari. Yun talaga yung common. Tapos nagko-cause pa ng headache. Ang daming nagre-result into another problem, kumbaga. Imagine, kaya kawawa yung mga nagtatrabaho talaga. Kaya dito, ang advice ko, kapag ka, let's say, to those people na talagang ang working area nyo is talagang exposed kayo sa mga loud sounds, dapat meron kayong mga earplugs. Earplugs po dapat. No? Yan ang mga dapat. Kaya lang, mahal ba earplugs sa Pilipinas? Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Pero yun talaga. Pero sabi nga nila, wala ko naman jackhammer ako, mag-earplugs. Well, why not? Diba? You know, kasi para to protect yourself or yung ear mo. Kasi later on talaga, yung po, aside from unang-una yung aging nga, tapos ito po yung too much exposure sa loud sound. Yan po yung neurological effect, no? O yung side effect ng too much exposure. So, yan po yung nangyayari sa ating pag-process sa ating brain, no? Pero so, hindi nangyayari sa tenga, kundi sa brain po natin yung ugong na yun. Na kung ano-anong ugong, may humming sound, hazing sound, na kung ano-ano po. No? Okay. Ngayon, yung secondary po, yung tinatawag ng secondary tinnitus, ito naman po yung, well, ano bang tawag natin dito lang? Yung paglilinis ng tenga, di ba? Of course, di ba? How, yung dapat palagi ka naman talaga nag... Oo, oh, yung ginagamit na ng cotton buds. Oo, pero ingat din po kayo doon kasi minsan, too much cleaning. Actually, tri-week, okay lang yan. Pero, wag yung talagang ano kasi... Loob na loob, no? O yun ang infection. I mean, magkakaroon ng irritation. Could lead to infection. Yan ang isa po yan sa mga nangyayari dyan. Tapos, meron akong isang, naalala ko noon, bata pa yun. Kaya, ang bali na no, doon sa clinic. Tinignan kasi no, kung bakit ano yung cause, kung bakit may sound o may ganyan. So, meron siyang yung talagang build-up nung earwax. No? Ay, earwax. Yung earwax talaga. No? Ibig sabihin, hindi niya nalilinis ang gusto, kaya nagkakaw. Samantalang nung na-pump nung doktor, nailabas naman lahat. So, naging malinaw na yung tenga niya. Isa po yun. Isa po yun sa mga yung tatawag na primary tinnitus. And then, also, side effect din po ng mga medicines. Isa rin, ano, sa mga medicines. Lalo po yung may mga konting sipon lang, mahilig uminom ng mga, actually, ang sipon po, hindi iniinom naman ng gamot, actually, yun. Pinapahinga lang po yun. Eh, kaya lang, iba, umiinom ng Decolgen, ano, lalo yan. Nakakaano po ng nakakapag-cause din po yun. Kaya nga lang, pagkatapos, paggaling naman na, sana, paggaling ng sipon mo, wala na rin yung tinnitus, no? Yan po. Isa ho yan. Tapos yung mga side effect, yung mga cancer patients, no? Side effect ng mga chemo, yung mga chemo nila, therapy,
yan nagko-cause din ng ringing in the ear yan o mga okay. sounds. So, isa yan sa mga, yun yung mga secondary. No? Ngayon, meron din po yung sa mga, meron kang ringing in the ear or tinnitus because of the underlying issues. Like hypertension, diabetes, meron kang yung hypothyroidism or hyperthyroidism, meron po yun. Posible na magkaroon ka rin ng tinnitus din. So, in other words, aside from the yung neurological kanina, yung may mga yung on how you clean your ears, no, isa yan. Tapos pangalawa nga po, yung mga side effects. Kaya nga po, kayo, let's say, binigyan kayo ng medicine o pin-rescribe kayo ng inyong doktor, no, sa inyong certain health condition, tapos pag inom ninyo, eh, nagkaroon po kayong experience na, let's say, bakit nagkaganoon yung tenga ko, parang parang may nakabara, or tapos may humming sound or anything na nanotice nyo, itawag nyo po kaagad sa inyong doktor yun. Napaka-common po nun sa mga side effects ng mga mga gamot, no? Yun po yan. That is the secondary. And then, yung last po, meron yung tinatawag na objective tinnitus. Ito po yung object. Ngayon, good news po ito, that of all the tinnitus, itong objective tinnitus, gumagaling po ito. Oo, gumagaling to. I mean, na-heal to, lito, pagka na-address ng tama nung yung doktor. Ito po yung mga sound na naririnig minsan ng tabi mo, na may ingay sa tinga mo, or yung mga doktor naman, ginagamitan po namin ng stethoscope. Na naririnig. Kasi ito po can cause yung mga muscle contraction. Kasi may mga sa tenga po natin, may maliliit na muscle dyan, may mga blood vessels din dyan. Very rare po ito, pero it happens. No? Nangyayari sa mga ibang individual, ibang mga pasyente. Pero gumagaling nga po. No? So, yung mismong blood flow, yung minsan sa carotid artery natin, natin natin yung carotid artery stenosis, yun po yung blood flow mismo, naririnig niya sa tenga niya. Kala mo tuloy gassing sound, no? O gassing sound na ganyan. But pag chinek po yun, dyan po yung surrounding tissues o sa iyong tenga or minsan yung arterial venous malformation po, yung mga abnormal na nag-ano dyan sa iyong likod ng tenga, ganyan, nagko-cause po yun ng sound. Ngayon, pag na-address at nakita at na-check up ng iyong doktor yun, at gumagaling po yun, mawawala pag na-address ang tama, mawawala na rin po yung sound, yung mga tama, yung tonight, mawawala din po yun. So, yun po yung pinaka mga nangyayari. But, yun po yung objective tinnitus. So, balik po tayo dun sa ating secondary. Yun ang pinaka-grabe ngayon dahil, yun na nga po, imagine, mixture minsan eh. Meron ka ng neurological, tapos minsan hindi mo pa nalilinis ang tama yung ears. Oo. Mga ganun. So tuloy-tuloy po yung ano, yung pagka it's either high pitch, it's either low pitch, tapos yun nga lang in one ear. Ang pinaka mga risk factors po o medyo pag hindi talaga na treat ng tama. Yung alarming no sa amin. Pag yung dalawang tenga mo, two ears is sabay merong high-pitched sound, no? Mga ganyan. Medyo delikado, pa-check nyo na po agad. Tapos, it follows po yung nagkakaroon ka ng vertigo, mga ganyan po, no? Tapos, especially yung sensitivity sa sound, too much, talagang grabe. Tapos, it follows na yung severe headaches, mga ganyan po. Kailangan ipa-check nyo na kaagad po pagka ganong mga na-experience po niyo. Dahil hindi na ho, kasi dalawang tenga na eh, two ears na eh, no? It happened, sabay sila, tapos may vertigo, tapos mayroong sensitivity, medyo ano na ho, baka it could lead to another problem pa, no? Yun po yung mga, kaya wag nyo pong i-take for granted or once na talagang na-experience nyo ito, kailang kahit pa paano ma-rule out ng yung doktor, no? Sasabihin naman sa inyo kung ito ay
yung subjective or talagang yung that tinnitus nagkaroon ka ng damage nung sa yung nerve no sa yung sa ating inner ear no that kasi yung signal po ng brain na ibinibigay na supposedly para ma-handle yung sound na yon wala po yon impaired po yon no tapos ito na po yung kasasabayan na nga ng in fact dito pa nga na-check yung kapag talaga ano ba hearing loss ba talaga o tinnitus kasi minsan para ma-check no yung pagka let's say sa isang audio it's either ano nga yung volume bababaan ng volume itataas yung volume kung naririnig mo yun para hanggang sa pinakamababa niya eh tapos magbibigay ulit na number one, naririnig ko pa rin, ibig sabihin, yung hearing loss mong problema. Ngayon, kung because of the high pitch sound o low pitch sound, ibang ano po, that's tinnitus po. No? Doon po minsan nagkakaroon ng mga comparisons. No? Okay? So, doon po kung paano natin sa management, no? Sa management na gagawin natin, ito po, kung let's say, confirm, meron kang tinnitus, no? Talagang continuously sa yung one of your ear, iiwasan mo pong mapunta ka or makumpine ka doon sa isang tahimik na lugar. Dahil talagang habang tumatahimik yung lugar o quiet area, mas lalong tumataas po yung, nagiging pronounced po lalo yung sound. So kaya kailangan, kung let's say sa bedroom mo, hindi ka makatulog, no? Kasi yun ang common na nakikita ko sa pasyente ko. At least maglagay ka ng konting yung air condition mo, kung mainit, oh, the air condition, at least may sound, no? So, ano po yun, matatabunan niya yung tinnitus, yung sound na naririnig mo sa iyong tenga, or sometimes even yung fan lang, or pwede ka maglagay ng mga relaxing sound, no? Mga piano music, instrumental music, na yung tama lang, wag naman masyadong malakas. Para lang matabunan niya yung naririnig mong sound sa iyong tenga. And by doing that, kahit papano, at hindi, marirelax, masasanay ka later on. Isa po yan, sa dapat yung gawin, no? So, basta yung avoid yourself na mailagay dun sa mga tahimik na lugar, dahil habang napupunta, baligtad na, eh, no? Iba, dapat tahimik para marelax. Eh, ito, yung mga pasyente na mga sufferer into tinnitus, kailangan, iwasan mo po yung mga tahimik na lugar. Ganun pala yun, no? Yeah, oo. Ganun. Imagine mo, no? Kasi nakakasakit ng ulo. Irritable ka rin eh. Okay. Kaya, pasyente ko, ay, everyday hindi siya makafunction. Pagising pa lang sa umaga, hindi nga siya rested kasi pagising-gising siya dahil sa naririnig niya yung ingay talaga na sa kanyang tenga. So, may dizziness na siya, tapos hindi talaga siya maka-function. So, yung po, kaya doon na po yung nagkakaroon ng anxiety, nade-depress, kasi irritable ka eh. So, wala kang control, di ba? Yung po yung nangyayari doon. So, yung mga na-encounter kong pasyente dito, well, napaka useful yung acupuncture. Naayos namin ako. Ngayon, sa mga pasyente na nakaka- experience ng ganito, no? Ang apat na supplement yung pwede kong, ang binibigay ko normally dito, pero hindi ko naman sinasabing i-take nyo lahat sabay-sabay yun. Unang-una po, yung vitamin B12, okay po yun, kasi that's for the nerve, no? Yung lahat ng mga tinnitus, effective po talaga. Tapos, ang pangalawa po, yung zinc. Sa zinc natin, mga 25 to 50 milligrams a day lang. Kasi, sa mga studies na lumabas, this is really very good. Zinc and vitamin B12. Doon sa mga randomized study, in fact, yung gumamit ng zinc at saka vitamin B12, bumaba yung symptoms, bumaba yung sound. Okay. Yun ang naging result. Tapos, magnesium 500 milligrams o 600, ito naman ang purpose nito is para of course marirelax ka. Kahit pa paano, makakatulog ka dahil marirelax yung buong muscles mo at pati yung of course kung ano man ang tension sa iyong batok, mababawasan lahat yun. Makakatulog ka kahit pa paano. At yung
last week na na-lecture natin, yung melatonin, okay din po. Simulan niya sa 5 milligrams in liquid kasi makakatulog yung makakatulog. At hindi mababawasan ang iyong yung tinnitus, yung ugong ng tenga mo, but at least makakatulog ka. So kinabukasan, rested ka, kahit pa paano pwede mong i-handle. Diba? Yun po ang magagawa ng melatonin. Pero yung B12 at saka yung zinc, sa studies lumabas, humina po siya. Nakatulong para mag-alleviate o mabawasan po yung sound, yung ringing in the ear. No? Ganun yung magnesium naman is yun, pwede, marirelax po kayo. So, itong dalawa po, yung zinc and vitamin B12, yan, maganda po yun dahil para sa nerves. Ngayon sa gabi, 3 hours before, pwede ka mag-take ng melatonin, 5 milligrams. Makakatulong po yan kahit pa paano. At unang-una po, isa rin sa lumabas din sa studies, ang tinnitus o tinnitus, no, is yung isang pag-aaral na ginawa nila through MRI, nakita nila yung pagbagal din talaga ng blood flow towards dun sa ating auditory cortex natin. Kaya, ang suggestion o ang advice ng mga pasyente talaga ay ng mga doktor is, o kahit kami, talagang exercise din po talaga. Yung exercise na talagang walking, mga ganyan po, stationary biking or treadmill, okay po yan. Yan ang kailangan. Kasi yung blood flow, magigising po siya, magdadilate lahat ng blood vessels, kahit pa paano, magbabalance po yung distribution po, yung mga blood supplies. No? Kasi nakita rin po sa studies, as we age, of course, magkakaedad tayo, yung mga areas, yung ating mga nerve, yung ating mga muscles sa tenga, ganyan po, nababawasan po ng supply, yung blood flow. No? Tapos, constrict po yung mga blood vessels, ganun po. Kaya nga po ako, pagka sa confirm na talagang tinnitus, yung mga acupuncture points, no, na ginagamit, is lahat yan halos sa tenga, ganun-ganun. Yeah. Tapos, meron din sa kamay, ganun. Ngayon, yun po ang yung, by the way, yung ano rin pala, ginkgo biloba, okay din po yun. Ginkgo biloba, napaka-common din sa Philippines. Mura ano naman. Ginkgo biloba? Ginkgo biloba. Ano to? Isang klase to ng ginseng lang. Ginkgo biloba. No? Maganda rin po yan. For the brain, kasi ano, dun sa studies, boost memory, pero that's also good for yung tinnitus po. Ganun din po. Basta sa brain, maganda po yan. So, yun po yung mga supplements na pwede natin gamitin. Tapos, of course, babawasan nyo po talaga yung lahat po ng fatty foods, yung sodium intakes, yung mga sweets, yan ang babawasan nyo talaga. Talaga, kapag meron kayong pag-tinnitus sufferer po kayo, no, kung gusto nyo. Kasi, lalo kapag na-classified po kayo, is dun sa yung pinaka-subjective, neurological, at secondary, medyo talagang sad to say, wala, hindi, makukontrol, mamiminimize, pero hindi po mawawala yun eh. Kung objective na ano lang, okay yun. Yung talagang dahil nagkaroon lang ng mga problema sa circulation. Tapos yun din po, yung may mga diabetes, hypertension, ay kailangan makontrol po talaga. Iwasan. I-maintain natin. I-maintain ninyo, talagang dapat ito control. Kasi or else, later on, posibleng mag-develop po yung tinnitus. Okay, Len. Okay, so, ayan. Meron tayong tanong. Yeah. Sabi ni Sir Angus, actually, na-experience din daw ni ano to, yung pamangkin mo na sa Canada. Pero siguro daw, dahil uminom nga siya ng gamot, parang naapektuhan, may sipon pa siya. Yes. Oo, sabi niya, na-experience niya daw. Pero nawala din naman daw. Biglang, oo. Yes. Normally naman kapag ano, oo. Kasi yung eustachian tube dyan, no? Actually, yung eustachian tube natin sa ear, not sa tenga, isa pa yun, no? Na gusto kong i-emphasis, no? Nagkakaroon po ng problema doon dahil kapag ka, lalo kapag kayong, yung, ano siya, yung, kasi ano yan eh, meron siyang parang mercury sa loob ng tube niya, U-shape siya, mag-up and down niya. Minsan, yung galaw niya, yung movement niya,
may reaction talaga sa tenga mo. It's either magka-sound or parang may buzzing sound, mga ganyan, no? Isa po yan. Tapos isa pang iiwasan talaga natin yung infection, yung mga talaga yung Meniere's disease, mga ganon. Kasi di ho ba magkakaroon talagang yung talagang nagkakaroon ng pus yung tenga, no? Yung grabe ang infection, delikado po yun. Kaiwasan yun mo talaga. Dahan-dahan po yung paglilinis talaga. Oo. Okay? Yung mga ingay na yun, yung daw ba yung tinatawag na white noise? Sabi ni yeah. Sangkos. Oh, yung mga noise na yun, yung narinig mo sa tenga mo talaga, yung high pitch, low pitch, Sangkos, yun po yun. Okay. Tapos, tinnitus can be caused of deafness? Later on, oo, kapag nag-grabe, Len, oo. Mm-hmm. Kasi hearing loss talaga eh, oo. Magana talaga. Oh, yan talaga. Tanong yan ng Sir Angus. Tapos, okay. Sabi daw ng marami, masama daw yung kutsara na pangalis ng tuli-tuli. Ano ba yung kutsara na yun? Kutsara. Ay, yung maliit? Kasi ganito nga po yun. Metal kasi yun eh. Tapos, baka sumagi dun sa pinaka... Ayun nga, eardrum. Sa side ng ating tenga, no? Yung pinaka-kanal, no? Magasgas siya. Nakakatakot yun. Ang pinaka-maganda po dyan, let's say, piling nyo, meron kayo talagang impact, talagang yung tuli mo, no? Talagang, lalo yung mga dry, lagyan nyo lang ng one drop ng Coco Virgin Oil. Ayun. Lalabas ko sa yan. Oo. Talaga? Napakadami naman nun. Pwede ba mangyaring ganun ka? Talaga? Oh, Len, meron pa siya. Ang laki. Kala mo kapsul yung tutuli. Hindi natatanggal lang si Mari. Oo, naipon yun na sa ear canal. Sa ear canal eh. Oh. Grabe, nakakaano. Meron din ang pamangkin niya noon eh. Meron ganun. Meron ganun lang. Mm-hmm. Hindi nalilinisan ng nanay. Hindi nalilinisan kasi. Kawawa naman. Kasi natatakot nga sila. At pangalawa, minsan habang nililinis, lalo mong nasusundot. Kaya makayon mo. Pumapasok lalo sa loob. Natutulak diba? Siya. Natutulak siya. So, kailangan niya ipagawa mo dun talaga sa marunong na gano'n. Normally. Pero ang pinakamaganda ko sa lahat yung Coco Virgin kasi magsosoften siya, lalabas siya ng kusa actually. Pero wag niya ibuhusan. Huwag mo buhusan, no? Yung tama lang. Yung tama lang, no? Ganun po dapat. Yeah. Kaya napakahirap, di ba? Kita mo. Pero alam mo, napaka annoying din yung nararamdaman mong continuously merong ugong sa tenga mo. Nakakairita, di ba? Kaya iingatan niyo po talaga. Lalo yung mga nagsiswimming, di ba? Yung mga nagsiswimming. Oo, no? Ipapasok pa ng tubig. Oo, ng tubig. May ano po doon, may technique po doon. Kaya nga, huwag basta-basta po. Dahil kahapon lang yung pasyente ko eh. Si Almaria may nagsiswimming. Meron siyang ear infection yesterday. Kaya dahil nagsiswimming siya nung today is Thursday. Nung Monday, nag-swimming siya. Kinagabihan daw eh. Ang sakit-sakit ng tenga niya. Parang may naka-plug up, no? So, yun. Bukasan talaga. Eh, di nalang yan sa doktor. So, yun na kaya. May ear infection. Siguro yung tubig nga or whatever. Yun, misa may ganun po. Pero gumaling naman, no? Gumaling naman. Naka-antibiotic siya ngayon. Oo. Pero yun, nakupuncture ko siya kahapon din. Nakupuncture din ako sa kanya. Para mabawasan yung pain. Kasi around the ears, no? Ito, no? May exercise dyan, Len, sa ears. So let's say, meron kayong experience mo, no? Meron kang ringing in the ear. Alam mo yung earlobe, no? Yung earlobe. Yung ito yung parang sabitan ano? Yung sabitan ng ano mo, ng hikaw mo. Oo. Yan, yun yung lagi. That's the earlobe, no? Si, yan. Let's say, kung kanang kaliwa, isa hindi mo pwede magsabay. Yan, no? Sabi ko, delikado pagsabay. Yan, hold it nung yung thumb at saka ng index finger mo. I-pull mo siya ng, yung count mo, 1, 2, 3, 4, 5. Ganun, hahatakin mo. Pero yung maririnig mong may nagkiklik sa loob ng tenga mo. Talibin. Pero yun, it clears. Yung high pitch, mababawasan po yun.
Makakatulong siya. Yes. Pag ginanong ganun. Yung hinihila, parang hinihila mo yung tenga mo. Yeah, oo, mabilis. Pero alalay lang. Yeah, alalay lang. Ikaw, kaya ikaw nga. 1, 2, 3, 4, 5 Do it twice, no? Another 5 ulit. Ngayon, aside from that, imamassage mo yung dyan. Ito, nasa research talaga ito. Acupuncture points, no? Diyan sa harapan ng tenga natin, basta yung pinakaharapan po mismo, may tatlong points po dyan. You beat Sanjiao 21, SI 19, tsaka Jun. Naman nila. Saan yun? Hindi. Ito, Makikita nila to sa ano, makikita nila sa internet ito. Makikita niyo po sa internet ito, no? Itong mga points na sinasabi ko. Ngayon, dun sa mga cited o yung mga ano, ipabasa nyo lang sa mga blind, ipabasa nyo sa internet, no? Yung itong mga points ito, tandaan nyo, no? Sanjiao 21, SI 19, UB 2, no? UB 2, stomach 8, GB 20, tapos Sanjiao 17. Ito po yung mga acupuncture points talaga na ginagamit ko, no? So, napakabilis po para mabawasan po. In fact, yung isang pasyente ko nga, sabi niya, konting-konti na lang daw naririnig niya na hype sound, no? Pero tuloy-tuloy po. I-massage niyo lang po na, sa mga massage therapist, i-massage niyo lang po. Kahit kayo din, kayo lang. Basta tandaan niyo lang, tignan niyo sa internet ng mga points po na ito. Tapos, mula dyan sa yung harapang tenga, no? Di ba, meron tayong buto dyan, Len, papuntang face. Ha? That is the... yan. Yan yung pinaka zygomatic arch na tawagin, no? Yung baba niyan, yung pinaka edge niya, i-massage mo rin yan, rotation na. Malapit sa panga? Oo, yan. Yan dyan. Oo. In fact, yung may mga sakit din na mga, yung may mga TMJ sufferer o yung may mga TMJ lockjaw, yan, nagkakaroon din ng tinnitus. Yan, kailan i-massage yan, i-release. I-release yan. Hanggang doon sa may yung temporal, hanggang doon sa may temple, no? Yan. Pataas yan, i-massage mo yan. Tapos, also, paikot yan back of your ears. So, doon sa mga massage therapies, marunong kayo mag-shiatsu, isa shiatsu nyo po yan. Shiatsu lang paikot, no? Napaka-effective. Oo, napaka-effective po niyan. Yeah. Yung massage na yun na ginagawa. Do it dun sa mga ano, gawin niyo po twice a day. Ganyan, pag wala kayong ginagawa, nakaupo kayo, i-massage lang yung tenga niyo, lalo kapag dun sa mga may naririnig na buzzing sound o humming sound sa yung tenga po. Napakaganda po. Sabi ni Berhino ni Jeff, sa kanila daw bawal daw ang cotton buds. Anong pwedeng gamitin? Yes, huwag yung cotton buds. Huwag yung... talaga? Hindi pa nilagay yun sa oil. Ang gagawin nyo, ganito. Yung cotton buds, basain nyo ng coco virgin oil, konti para sa ganun. Hindi stretcho. O, didikit doon. Actually, mag-i-stick yung ano doon eh, yung wax. Dahan-dahan lang. Sa mga dry yung natenga, kasi ako basa eh. Pero meron, moist naman na iba, Pwedeng cotton buds. Ganun po. Sa mga basa. Pero pagka dry, lagyan nyo po ng coco virgin oil, yung cotton buds. Pero dahan-dahan lang po. Kaya dapat talaga, merong gumagawa na malinawang mata. Kasi, kasi nasisilip naman yan eh. In fact, pag magagamitan naman ng flashlight, makikita siya eh. O sa maliwanag nakikita. Kasi, lalo mong masusundot pa loob. Delikado. Delikado pala yung mga ganyan, no? Grabe. Yeah, oo. Kasi ako magaling ako magtanggal noon, Mari, yung pansando. Dahan-dahan lang. Oo, pero kailangan dahan-dahan. Wala naman ako, anak na nasira ang tenga. Talaga? Dahan-dahan. Kaya nga po yung iba, alalahanin nyo, di ba, pagkatapos maglinis ng tenga, naglinis lang siya, pero kinabukasan, may fluid na lumalabas. Kasi nagasgas po yun. Nagasgas siya, nasugatan siya. Delikado po yun. Yun po yung nagkakaroon ng amoy po yun. Kasi siyempre infection. Kasi infection na po yun. At hindi maganda, once na masimulan po yun, yung eardrum mo,
yung pinaka inner ear talaga, yun ang medyo delikado. Okay? So, pero tandaan niyo po, yung massage talaga maganda, guaranteed po 'yon. Gawin niyo lang ho 'yon. Basta yung mga sinabi kong points ka na sa inyo, tignan niyo po sa internet. Press and release lang po ng 5 seconds each point, no? Each point. 5 seconds ang 5 seconds po. Okay. Ano daw, sabi ni si Angus, yung mother-in-law niya daw, ang ginagamit daw yung kandila, isisindihan niya, tapos yung dulo daw itatapat sa dun sa ano, tenga. Hala? Hindi ko alam. Hindi kaya mainit yun? Hindi ko alam, Sir Angus eh. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Honestly, hindi ko alam kung paano ko yun, no? Brian Channel, oo. Marami naman tayong mga old folks dyan, yung mga folks dyan sa Pilipinas na magiging, pero kaya nga eh. Delikado po, delikado. Kasi tenga yan eh. Uh-huh. Eh baka mabingi tayo ng permanently, mahirap delikado po yun. Delikado talaga. Paano yun? Bulag ka na, bingi ka pa. Paano ko? Hirap nun. Hirap lang, di ba? Mm-hmm, napakahirap. Paano na tayo? Tsaka hindi yung mga blind po. Na merong ringing in the ear, naglalakad tayo, nagbabaso, nung hirap ko yan. No? Ano daw ang related naman ulit daw sa tenga, ano daw naging cost ng nagkakaroon ng ano, yung tubig sa loob, yung lug. Ang pangit ng antenna. Hindi, ah. yun nga po yun. Infection po yun. Oo, infection nga po yun. Kakaroon ng infection na, doon. Nag-self, ano, linis yung mata. Wag ganun po talaga. Yung may na-damage sa loob, no? Yung ano talaga, hindi, nagkaroon talaga siya ng, ano, nagasgas talaga siya, Len. Tapos magtutubig, pagpa-fluid okay. po yun eh. Ganun po. Ngayon, pag hindi na-treat, nangangamoy na. Uh-uh. Kailan ma-treat ko yun. Yung ano yung... Okay. Sige. Go ahead. Hindi, go ano ahead. Yung tinatawag na kulitis? Kulitis ba yun? Ay, sa mata naman yun. Sa mata naman yun, Len. Yung kulitis. Ano meron din yun eh. Yung parang ano din sa tenga. Meron din yun eh. Yung parang... Ah, teka lang. Isipin ko yung word ng Spanish. Okay. Meron yun eh. Kasi lagi nagkakaganon yung anak ni Leia eh. Yung best friend ko, lagi siyang may ano sa tenga, parang may infection sa tenga. Yeah, yun nga. Yes, yun nga yun. Kasi nagagasgas yung Len. Nagagasgas yung pag nililinis siya, nagagasgas po yun. Delikado yun din kasi, pag paano, baka numipis yung eardrum. Delikado yun yung eardrum. Hindi kaya dahil sa kakaswimming niya, tapos nakakaswimming ng tubig. Isa rin yun, Len. Isang factor din. No? Isang factor. Lalo dun sa mga... Pero hindi naman siguro yan, bata pa, hindi naman siguro lumalang yun sa pinaka, yung malalalim talaga. Ay, na mahirap, pa naman. Hindi ganun. So, kasi yung pressure, nakakaano ng ear drum. Ay, oo, no? Ganun po yan. Pero normally kasi swimming yun, Len. Ganun talaga. Madalas kasi siya mag-swimming eh. Yeah. Oh. So, kailangan yun, ipaano yun sa doktor niya? Parang, hindi, kasi, naano nga sa doktor yun lagi. Hindi maganda. Hindi maganda pag paulit-ulit yun, Len, kasi baka madamage yung eardrum. Oh my gosh, oo, no? Ganun yan, oh. Yun na yun, pag naumpisahan yun, magkakaroon din ng tinnitus yun later on, Len, pag lumaki. Kasi yung nerve niya, yung nerve, no, na going to the brain, yun, magkakaroon reference po. Magkakaroon na yan. Reference siya. Oo. Sabi ni Sir Angus, ganun kadami daw yung virgin coconut oil na ipapatak sa tenga. Konti lang, Sir Angus. Kagaya nung yung cotton buds po, sakto lang na mabasa siya. Para na sa ganun, mag-i-stick dun yung mga earwax. Ganun lang po. Lalambot. Tsaka lalambot po yun. Lalambot po yung earwax. Kaya ano pa yung dry. Parang matutunaw siya. No? Yeah. Oh. Magsosoften siya. Meron pansandok na kahoy na. But still, matalas pa din. Meron mahirap. Delikato dapat yan. May gagawa. Pero may gagawa talaga dapat. May gagawa. Yung matalas. May gagawa talaga dapat. Kasi kung talagang matigas ang nasa loob, kailangan pa ano na yun sa doktor. Delikado yun. Pag yung mga impacted talaga na talagang doon sa ear canal, ganun talaga. Nagagawa na sa doktor yun. Normally. O yung mga nurse practitioners, mga ganyan po. Kasi nakaano yaka unang araw talaga, naalala ko. Oo, malaki yung talaga. Bata nakaharang sa tenga na niya. Oo. Alam mo, dahan-dahan ko yung kinuha. Ay, si ano yun, nung araw pa yung bata. Aha. Uh-huh.
Malinaw talaga mga tropa. Alam mo, ang laki pagtanggal namin, buo mari. Oh, grabe. Oo, naalala ko yun. Sabi ko, sino ba nilinisan ko? Naalala ko, bata pa kami. May ganun talaga. Kapitbahay namin. Alam mo, tinanggal ko kasi nga hindi nila matanggal. Nung hinila namin, ano yun? May parang may pumasok ba na sa loob ng teka? O nabuo sa tagal. Nagkakos din kasi ng sound yun lang eh. Ng humming sound ko. So, alam mo, may tinanggit. Sabi ni Sir Angus, meron daw siyang classmate nung high school na sarap niya. Talaga daw nga, may kanyang ano yung ano, LUGA. Naamoy daw kasi yung basang umano. Talaga daw maaamoy mo. Ano? Ang sama ng amoy nyo. Naamoy talaga yun, Mari. Mari, no, kakaano siya? Nakaamoy na rin ako ng gano'n. Kailangan ako magalingin yun. Gumagaling naman yun eh. Kapawa ko yun. Antibiotic yun, tsaka eardrops. Magana mo eardrops. Oo. Magaling naman yun eh. Hindi kailangan, no? Kasi yung fluid niya, clear fluid yun na lumalabas, but, you know, siyempre, later on, nakakaroon ng infection. Mm-hmm. Kaya, mag-create siya ng odor talaga. Ganun po yan. So, grabe. Mm-hmm. Okay. So, dahil in, dalhin daw sa ENT, ipasaksyon, sabi ni Jeff. Pwede yun. Yeah. ENT talaga. Pagka ganun grabe, ENT talaga dapat. Teka, yung kaklase niyo daw, sabi ni Koy, sana daw nakikinig si Noli. Alam mo yon. Si Noli, Nolasco. Diba? Ang dami, hindi lang yun. Marami ko yung sa mga blind natin na ewan ko, talagang hindi. So, siyempre, mahirap. Hindi rin basta-basta nalilinis talaga. Hindi naalagaan yun. Hindi naalagaan kasi. Oo. Pero napakahirap, di ba? Napakahirap mag- Oo, mahirap yun. Ganong sound. Ni alam mo nung binabasa ko nga nung kahit kasi nung nasa doctoral ako pinag-aaralan namin yung ito nga itong topic na to. Sabi ko, kuya, yung mga blind na mga tumutugtog kasi yung mga drummer, kung notice mo yung mga drummer, di alakas ang tunog noon. Kaya yung, nga, yun nga sinasabi ko sa iyo eh. Parang napakaano din. Ano na yung tenga? Humihina na nga. May isang article ako na ba? Humihina daw ang tenga. Humihina at daw. Saka yung mga nag-earphone. Oh, yun masama din daw yun eh. Oh, yung naka-headset, lalo na pagtugtog. Ang lakas-lakas pa. Di ba kung mapapansin mo, Mari, sa iPhone, meron reminder dyan eh. Yung exceeded the volume that meron lang kasi siyang volume na dapat mong mapakinggan. Pag nag-exit ka, masama daw sa health ngayon. Yes. So, totoo yun. Yung sinasabi ng iPhone, may reminder siya. Imagine, itong mga bagay na to, no, hindi ko masyadong alam to na ganito ka. Grabe pala ang ano niya. Dapat maging maingat. So, di ba, yung mga laging may, sabi nga ni Sir Angus, mukha daw doon nasira ang tenga niya nung nagbabanda. Siyempre, ang lakas-lakas niyan, di ba? Yes! Ang tugtugan. Lalo yung mga drummers, yung mga drummer talaga. Yes! Siyempre, siya pumapalo, ang lakas. Siyempre, you know, talagang, yun naman, nakalagay yun sa, ano, sa mga articles, no? Yan, yung mga live bands, mga ganon. Tapos yung mga workers na talaga exposed sa malakas na machineries, mga ganon. No? Yun po yung mga loud sounds talaga. Grabe. Nasisira yung nerve, yung ating, yung auditory center o yung auditory cortex na supposedly, na kasi siya ang nagko-control eh, na nung signal, no? Nagsisense, papatungo doon sa ating ears, no? Kaya, sa tingin mo ba, lahat ng tao, kung luwa, hindi ka naman masyado naglilinis, kung ano lang, di ba paglilinis naman kahit mga twice a week, di ba? Oo. Yung mga, lahat ng tao, may stock talaga yung mga ganyan nila kung di sila naglilinis. Oo. O depende sa ingay na narinig nila. Yung bang ingay, nag-accumulate yan ng mga dumi? Hindi naman. Hindi naman. Talagang, at saka kapag ka ang earwax mo ay moist siya, lumalabas kusa minsan sa tenga mo eh. Aha. Nasa outer, di ba? Mino? Minsan, yan, pero pagka na. Pagka dry, hindi masyado. Pag mabuti, laging natatanggalan. Kaya mabuti talagang malinis talaga. Once or twice a week. Ganun talaga dapat. Ganun pala yun. Kasi ako basta kaya
na hindi mahirap. Yan, yun yung sa paglilinis, no? Pero ang inaano ko rin talaga yung kapag talagang forever o talagang meron ka na talaga, sufferer ka talaga. Ang hirap eh kasi mahirap, napaka ano mahirap. Disturbing. Kaya, iniisip ko nga rin ito yung mga blind eh. Yung blind na may... Kaya nga eh, blind and deaf, no? Baka kasi sila... Hindi, tsaka may tumahitis pala, oo. Self-linis ng kanilang tinga. Kaya nga. Mahirap. Mahirap kaya. Lalo pag bata pa. Mahirap. Mahirap mag-ano, mag... Dati daw si Sir Angus, meron siyang buzzing sound. Buti daw nawala. Nung hindi na siya active sa banda. Ah, kasi sa banda siya. Maano naman yun, sir. Mm-hmm. Kasi pagka medyo napuna mo na gano'n, tapos medyo magkakaroon ka ng break or, you know, binago mo yung ano, mawala yung mga buzzing sounds. Ibig sabihin nun, yung iyong auditory, hindi pa talaga siya damaged totally. Hindi pa. Oo. At saka hindi ka umabot sa peak na yung nagkaroon ng synchronization doon sa iyong mga neurons towards your, sa iyong brain. Ganun pa yon. Okay. Yan ang maganda. Okay. Na filter pa nung yung auditory bago doon sa yung tenga, no? Ganun po 'yun. Sabi ni Sir Angus, bata pa raw siya, naging member siya ng band, lalo na sa ati-atihan, kaya talaga na-expose siya sa lakas mga ingay. Lakas ng ati-atihan na yun, no? Ganun nga po eh, basta, kaya ka napapansin mo pagkagaling ka sa pinaka-loud sound, let's say, kagaling lang sa mga banda, ano yung talagang load ka sa harapan, no? Pagkatapos yung kita minteng mo, parang, di ba? Uy, saka hindi nga po. Ang sign and symptoms, Len, kapag meron ka talagang tinnitus talaga, palagi kang pagod ka talaga. Ah, pagod. Talaga? You're tired, fatigue ka palagi. Fatigue. Ganun pala yun, no? Imagine mo. Mm-hmm. Pansinin mo, kapag kagaling ka maghapon, no? Sa Pilipinas, lalo nag-jeep lang tayo, parang pagod na pagod ka physically, but makikita mo, nararamdaman mo before, parang yung ulo mo, parang, yung head mo, parang nalalaki na, hindi maintindihan. Ganun. Oo, yung mga ganyan. Kasi ako, naalala ko, na estudyante na, ganun ako, nung mapasok ako sa'yo, pagod parang na pagod ko eh. Aside from physically, you know? Ganun yun. Kaya yun. So, talagang dapat sabi. Mag-ingat talaga rin, no? Imagine naman. Yung ears natin eh. Napaka-importante yung tenga natin. Number one. Lalo sa mga blind, di ba? Tenga, mata. Lako. Yeah. Mata. Yan talaga ang number one. Yan talaga ang pinaka. Huwag masyadong kulikot ng kulikot, sabi nga eh. Dahan-dahanin. Pagawa niya sa mga marunong, may professional o yun talaga may ano, wag ikaw kasi nakikita yun at nakikita. Dapat talaga maging ano ka, conscious. Yeah. Pwede naman tansya-tansyahin mo lang kung nasanay ka na. Kung ikaw, mismo, pwede rin, no? Kung ikaw mismo. Kasi minsan din yan, kaya nagkakaroon ng dumi ang tenga, mare. Lalo yung mga dry. Sa sabon. Ayoko kasi, alam mo yung pag sinasabon mo yung tenga, yung ano yung outer part niya dito, hindi natin napapansin, may pumapasok doon, syempre. Oo, meron sabon, talaga. Kaya ipa-paste towel, mo yung tenga. Kaya dapat, mare, kung gusto mo linisan ang tenga mo, yung dry, babasain mo lang muna ng konti yung towel. Talagyan mo konti yung sabon, saka mo kililinisan. Huwag mo yung basang-basa, mabulang-mabula. Yun ang papasok sa tenga eh. O sa bagay, no? Tiniga na may sabon, tapos saka mo ikilingi sa tenga. Ganun ka maglinis eh. Patakiramdam nga. Kaya natin ang mga nanay. Ang galing tong nurse ko eh. O, di yung nurse to eh. Kaya ako ang tagalinis. Si Willie kasi dry din to. Talaga? Oo, ako naman basa. Kaso, tama nga, no? Lagyan ng oil yung cotton buds, no? Hindi, yun talaga, Leno. Yun talaga. Nasa research yun, talagang gumamit ng... With oil. With oil talaga. Wag yung mga ano, yung oil na ano, yung may amoy, ano ba tawag doon? Baby oil? Oo. Oh. Virgin oil. Kasi yung amoy yun. Yung chemical na yun eh. Yun na. Okay. Ayan, no? Napaka-seryoso pala nito. Hindi natin to alam. Kung kala naman natin ganun, pero napaka-seryoso niya. Hindi siya kung ano yun. Kaya nga napapansin,
dito nasa studies nga ano eh 11% ng ano yun. Imagine. Imagine. Oh, di ba? Ako nga meron, alam mo ba, meron akong kakilala na maliit pa siya na ano yung tenga niya, naglilinis din sarili, hindi kasi marunong yung nanay. So alam mo ba, hanggang sa lumaki siya, tumanda, hindi siya nakapasok sa ano, hindi siya naka-apply dito sa ano, sa ano, yung ano tawag doon, Navy? Ah, hindi siya, sa militar. Na, ano siya, oo, kasi nga, bingi. Hindi, kasi nung nagkaroon ng audio. US Navy. Test. Talo. Bumagsak siya. Hindi pumasa. Oh, yun lang ang kinaano niya. Yun ang kinaano, bagsak niya. Bagsak niya. Lahat siya sa written, lahat. Lahat talaga. Mahirik siya. Dun lang pwedeng sa hearing niya. Tapos may kapatid siya, may tubig naman ng tenga. Ay, naku, lahi siguro nila. No, hindi sila marunong maglinis. Hindi lalo yung nanay. May ganun to. Hindi sila nalinisan ng nanay maayos. Pinabayaan siguro sila maglinis ng tenga nila. Mahirap talaga. Halos lahat sila ng kakapatid gano'n naalala. Ang tanong ni Sir Angus, contributing factor din daw ba po yung ang tinnitus sa mga persons with vertigo? Hindi, ito nga Sir Angus, sabi ko nga kanina, ang pinaka yung alarming dito or mga risk factors, yung mga meron kasing tinnitus na parehong naging bilateral, dalawang tenga mo ang may high pitch. Oo. Yung pagka ganoon po ang case, kasi magkakaroon ka ng vertigo noon. Grabe. Oo. Kaya kailangan ma-check mo na kagad 'yon. Oo. On and off. Okay then. Yung sa ano, pag nasa aeroplano ka, di ba yung air packet? Yes. Di ba yun, nabibingi-bingi ka doon? Oo, di ba? Na ano yun? That is the station tube. Nakakatakot minsan, di ba? Baka hindi bumalik yung normal. Ito yung Len, that is the station tube. Yun yung nasa pagitan natin. Yun yung sinasabi ko kanina na gumagalaw yun. Tapos yung because of the air pressure. Pero nag-open and close yun. Nag-open and close. Oo. Kaya nga pagka nag-malfunction yun, yun ang problema yun. Kaya di ba, Doc, sinasabi nila pagka ganun, umuya ka daw? Yes, pwede yun. Umuya. Magdikab ka. Aha, kaya okay. Pagka minsan, sinabi nga na mag-gum ka, mag-chew ka. Oo, chewing gum. Ganun yun. Para continuously, yung station tube, maano siya mag-clear. Ganun yun. Parang kawawa naman pag sasanggol nangyari yun. Paano kaya yun? Hindi. Pag sa bata naman, maano. Babalik din yun? Babalik yun. Mababalik yun. Oo. Nakakaano, no? Oo. Yeah, yun ang mga dapat natin ingatan. Dahil ang hirap ng may habang buhay, meron kang, given na nga po yun as we age, humihina yung ating mga nerves, no? Sa ating tenga nga, yung mga, in fact, sabi nga dun sa isang research, yung pinakamaliliit na bone na nag-aano sa ating eardrum, nagkakaroon din ng arthritis yun. Ay, talaga? Sabi, dapat sa research, no? Grabe, lalo yung mga ear pain, ear pain, tapos merong ang company na may buzzing sound, mga ganyan, no? Ay, oo nga, Dok, no. Parang yung earring pain, meron nga yan. Meron nga. Konting-konti dati, pero nawala din siya. Mm-hmm. Oo, no? Totoo yun, no? Parang yung, alam mo yung kirot, di ba? Yes, oo, mga ganyan. Kaya, ingatan talaga, ingatan. Ganun pala yun, no? Ngayon, sabi ko nga, yung supplement na yun, lalong-lalo yung vitamin B12 and zinc, maganda po yun. That's for the nerve talaga. Tsaka diba lalo yung zinc na 50 milligrams, that's really tinnitus. So, based on the research, no, nakakatulong siya para bumaba, para mag-alleviate o mabawasan po yung buzzing sound, humming sound, mga ganun. Kipilado Luzaco, si Luzi Cortano eh. Ito yung tanong ko. Di ba yung mga iba kasi marami silang iniinom na gamot? So, yeah. Di ba minsan pag marami kang iniinom na gamot, nakakabibi yun. Yes. Di ba? Oo, nakakabibi. Di ba sabi ko mga kanyang yan? Ito nga, Lene. Lalo yung mga pasyente. Mataas yung mga ano niya. Yes. Yung mga drug, di ba? Tsaka hindi lang yun, Len.
meron akong na-notice, no, na yung mga pasyente na 10-10 yung iniinom na gamot, ano, sa umaga. Oh, ito si ano, itong kasama ko. Siya. Yung 10 na yon, isang ino, yun, nagkakaroon ng ganun reaction yung Len. Nagkakaroon. Pero ba? Yon. Isang inuman niya, hindi sa gabi, bibigyan ko. Pito, mare, pito. Iinom na lahat yun, yung pitong yun. Ay, magkakaiba, no? Tapos magkakaiba. Oo. Nagkiklik. Kaya nga. Oo. Totoo yun, no? Pero, nakakabingi yun. Nasanay na siya. Pero isa yan, Len, sa side effect. Mm-mm. No, kaya nga, no? Magamot. Kahit mga ano man lang, 20 minutes, ano? Eh, kung matuturuan mo siya, gawin mo ng interval. Ikaw taga-bigay, oh, 15 minutes, 30 minutes. Eh, alarm niya ng 15 minutes, 20. Eh, kasi, yung malami yata din, sleeping pills, eh. Yun yata ang marami. Bakit ang dami niya ng sleeping pills? Sa bagay. Kasi, di ba, alam mo naman yung sakit niya. Ito, oh, may sakit kasi tayo. Nasanay na yung system niya ng ganun. Mahirap nang baguhin. Baka meron din siyang ano, kaya hindi siya makatulog. I'm sure meron na. Meron, baka meron din yan. Meron rin, hindi yun. Tanong yan mo siya minsan, Len. Meron yan for sure. Kaya hindi makatulog. Meron yan. Meron yan. Kaya nga pinapainom siya doon. Oo, kaya nga. Meron yan. Ito, mahilig pa to sa pain reliever. Mahilig. Konting ano, pain reliever. Oh, talagang yun ang ano niya. Uh-oh. Eh, lalo na yung, ano yung ibuprofen, di ba? Ibuprofen niya. Ay, naku, just kasi. Yung mga 800 milligrams. Ay, oo. Sikmura, nakakabingi pa. Ang sakit, parang nilalamas ang sikmura ko dyan sa ibuprofen na yan. Mm-hmm. Kaya, Diyos ko, grabe. Yan nga sabi ni Sir Angus, talo na daw yung mga. Pagsisingas, oh, diba? Sana yun, no? Nakakabingi. Yung pressure kasi. Nakakaano ng, para lalabas sa tenga mo yung ano. Yung sa station tube yun, no? Pressure. Oh, station tube. Ahawakan mo yung tenga mo. Grabe, no? Kaya nga, yung may mga sipon, let's say, may yun, yung sinabi kong massage na yun na gawin nyo, gawin nyo lang yun everyday. Doon, ha? Habang meron kayong sipon or whatever, or meron, massage lang, ganun lang, massage lang po yun. Nakatulong po yan. Nakatulong. Proven ko po yan dito. Totoo, yes. No? Kaya grabe kita mo, yung mga ganito. Ganun lang kasimple, pero kita mo naman, di ba? Oh, mapakahalaga ng tinga. Sobrang ano. No. Naiirita yung tao, eh. Oh, imagine nakaka-irritate pag hindi ka nakakarinig. Nakakainis kaya. Yung may ingay talaga. Kaya nga para ma-suppress, Len, yung nga to manage it, doon ka talaga sa area na lalagyan mo talaga ng konting sound, no? Like it's either yung fan or may konting sound ka talaga. Na. Kaya yun yung sinasabi, Doc, na pag sobrang tahimik. Ano ba yun? Para nakakamit naman yung katahimik ka na lang. Kasi, pansinin mo, kahit tayo, ako din eh, pag sobrang tahimik, parang may lumalabas na ano yun dahil sa brain natin galing yun lang sa brain. Di ba parang misa sa sobrang tahimik, parang meron ng parang may ganun eh. Yes, sa brain natin yun lang, sa brain. Kaya kailangan maglagay ka ng konting sound. Kahit mahina lang. Kahit mahina talaga. Para kaya minsan, parang nag-iisip ka na ng kung ano, parang may narinig akong ganito. Pero wala naman, di ba? Yes. Kasi ano na iniisip mo eh. Kasi magre-register yan eh. Magre-register yan sana mo. Kaya pala naman. Kaya minsan parang nag-iisip tayo na baka may multo, yung pala naman dahil sa sobrang tahimik. Parang nag-iisip ko na meron. Kaya nga. Wala ganun. Ang tenga na walang tuli-tuli. Ay, ito tuli-tuli. Sabi ni Sir Angus. Oo. Mahalagang-mahalaga, Sir Angus. Mahalagang-mahalaga ang tenga natin. Lalo dun sa mga ka-BI natin, no? Paano na, di ba? Bulag ka na, tapos bingi ka pa. Maraming ganun cases eh, no? Hirap naman. Bulag na nga. Eh, yan lang dyan kayo nag-rely sa tenga. Oo, dapat ang tenga mo, yan ang nagiging mata mo eh. Oo. Yung tenga na eh, dahil nga yung mata, hindi na pwede. So, ang mata at kamay mo ang tenga, tsaka yung pakiramdam. Yes. Yan ang ano natin. So, talagang grabe ang ano, importansya niya talaga. Kaya dapat maging maingat. Sa mga ginagawa. Simulan natin sa ating mga anak. Yan, dapat. Kasi mahirap. Maging bingi. Oo, totoo yan.
Mahirap. Pag nag... Oh, pwede lang pag nagbibingi-bingihan, ibang usapan yun, ah. May mga gana, nagbibingi-bingihan. Oo, ano naman yan? Iba naman yung nagbibingi-bingihan, Len. Oo, bibingihan. Ayun, dapat importante na maglinis ang tinga, no? Yeah. Kaya mag-ingat. Di ba may mga minsan, may mga napapasukan ng tubig tapos hindi na ilalabas? Yeah, oo. Diba? Oo, yan na nagiging, ano, yan na yung nagkakaroon ng... Yun nga yung pinag-uusapan natin, mabaho, di ba? Yun yan. Yeah. Kaya hindi, other than that, Len, actually, yung pinasukan ng tubig yan, nilinis niya yan, ano niya ng cotton buds, kaya lang nagasgas, whatever. Kaya katakot din ang tinga, no? Yeah. Damage. Man. Talagang simulan, mahirap din. Saka dapat sa bahay, walang ano, walang pantusok ng tinga para pag nakita ng bata, dapat itaan. Oo, delikado. Kasi baka siya sa sarili niya, tusukin niya yung tinga niya. Oo. Diba? Kasi naalala ko siya yung si Matmat nung maliit yun. Lilinis talaga. Lilinis sa sarili niyang tinga, kaya lahat ng ano, inakyat ko sa taas. Sabi ko, gusto mong ba matusok, mabingi ka? Oo, totoo yan. Naalala ko tuloy yung anak ni Donalyn, ginumpit niya yung buhok niya. Nakita ng gunting. Ginupit niya yung buhok niya. Ganyan mga bata, gaya-gaya. Nagtatago. Tapos yung mali, nagugupit ang buhok. 3 years old lang yun eh. Yeah, so ingatan natin. Hello, para, Mare. Okay. Huwag tayo magkaroon ng ano, ng tinnitus, no? Tinnitus. Or yung ringing in the ear. No? Pero sabi ko nga sa inyo, hindi yun sa tinga, kundi it's in your brain. Kasi na-damage yung nerve. No? Yung tinnitus na yan, na-damage. Yun, yung sinabi ko nga kanina, yung secondary is because of yung mga paglinis ng tinga. Yan po yun. Yun yung mga factors. Paglinis ng tinga. Tapos yung mga iinom na gamot. Yung mga other underlying issues, yung health issues mo, yung hypothyroidism, hyperthyroidism, mga ganun. Nagko-cause po yan later on in the long run. At yung high blood pressure, yep. Meron din bang cause yung, sabi nila, kaya nabingi yan kasi lagi nagugutom. O may narinig akong ganun eh. Meron bang connection yun? Wala akong nakita na sa research ng Len eh. Pero, sabi, pagkakulang ka, sumasakit ang ulo, but I don't know. Oo. Sabi ni Angus, ano yun, Mari? Ikaw mag-usap. Ato, sabi ni Sir Angus, paano daw, teka, sandali, ang dami. Napasukan daw ng okay. Tubig. Mm. Sabi ni Sir Angus, Kuya Doc, paano po ba talaga ang right way kung hindi sinasadya mapasukan ng tubig yung ibang pong kasi tumatalon-talon kasi. Diba tumatalon-talon? Oh, yung iba. Yung iba tinatakpak. Iba tinatakpak. Well, ako personally, sa akin, ano? Nilaligyan ko tubig. Pagka nalagyan... Yung iba ganun? Oo, nilagyan ng malinis, patak lang, no? Yung malinis. Tapos, ibabalik mo agad yun, Sir Angus. Mas lalabas yun. Maranda mo, mainit. Maski hindi na rin. Mainit yun lalabas, mainit. Ganun lang. Ako din tumatalon. Nakaganon yung tinga ko yung pagganon. Yeah, inakamaba. Ako. Ganun lang. Lalabas yun. Lalabas naman. Kasi iba tinatakpak daw. Tapos yung, baka na maalog yung utak mo. Maalog yung utak mo. Hindi naman. Pero yung iba, inaano lang ng cotton buds dahil siyempre basa yun, nasasak naman ng cotton buds, okay na yung iba. Basta wag lang talaga magasgas. Yung pinaka-wallings. Yung pinaka-tissue sa tinga natin. Yung ear canal, yung wallings ng ating ear canal, no? Yung mga tissue. Kasi manipis yun eh. Manipis yun. Wag lang magasgas siya para hindi siya ma-irritate. No? Ganun lang po yun. Kaya dapat talaga ano, mag-ingat pagka nasa ano din, nasa tubig ka. Tulad ng mga nagsisisi, di ba? Yung mga malalalim na yan, yung mga nagaganyan. May pressure yung Lene. Kaya may tendency mabingi din sila kung di nila ingatan. Oh, pagka namin yung, ano, yung eardrum, pagluwang pa ng 10 feet, mga gano'n yung iba, o madalas, may gano'n. Makakabingi din yung mga na-divers. Oo, yan, yung mga yan.
Nabibingi sila sa lalim ng ang tubig. Ang lalim nyo. Delikado rin, no? Nag-break yung, ano, nag-break yung, although, yung eardrum, ba sinasurgery yun, tinatapanan, diba, hindi na magyan, early, diba, naayos yung, kasi nag-break yun eh, nag-break yung kanyang eardrum eh. O, doon sa swimming. Okay. So, paano yung mga ano, yung mga pilot, Doc? Di ba? Yun na nga. Yung protection nila? Hindi, may mga naka-earplug yun, Len. Mga naka-earplug. May mga protection yun, may mga ear protection. In fact, dito maraming commercial nga dito. Yung nag-aapasin. Yung mga ear protection, tawag nila. Protection. Marami, Len. Mm-hmm. Kahit sa Amazon, paglalagay mo ear protection, yun, ano sa'yo? Iba-iba. Pati yung mga FA, di ba? Sila din, ganyan. So, meron mga ginagamit silang ear protection para hindi sila maka, ano. Oo, lahat naman. May ear protection talaga. Okay, sabi ni Sir Angus, dali ha, meron ding tanong Sir Angus. Okay. Ay, hindi. Teka lang, sandali. Okay, sandali. Ha? Sana ba to? Ayun, ah, nga, tinatagilid ang ulo tapos sinataktak. Oo, yun na si Angus. Ako ganun ginagawa ko eh. Okay. Dahan-dahan lang, baka maalog yung utak. Ayoko tumalon. Gusto ko yung ano, yung tubig lang. Ganun lang, yung tubig lang. Basta mabilis lang pagpatak, ganun lang agad. Basta mainit yung lumalabas. Lumabas ganun. So, ayun nga, sabi ni si Angus, lalo na daw siya, hindi na siya makadistinguish ng kulay. So, paano pa kung pati yung pandinig niya maapekto? Tapos, paano ka na rin? Oo nga naman. Hirap na niyan, Diyos ko. Oh. Grabe, pag talagang yan ang nagkaroon ng komplikasyon yung tenga at pandinig, wala na. Talagang pakahirap. Hirap. Yan ang mga tinatawag nga, di ba, multiple disability. Oh, kay Helen Keller, ang hirap. Oh, yun. Helen Keller. Yeah. Keller, di ba? Lots yan, yeah, no? Pero kita mo naman, napakagaling niya. Yung brain niya talaga, magaling doon. Talagang na, galing, sobrang galing niya. Oo. Si Helen Keller. Talagang, okay. Yung drive niya para mabuka, no? Nandoon, di ba? Ang lahat galing sa kanyang brain. Okay. Okay. Yung casting daw ni Sir Angus na flight attendant, may earplug po sila na maliit lang. Kaya hindi halata na meron silang suot. Ganun pala yun. Yeah. Ako, hindi ako nag-advise na honestly, no? Kasi ang hirap yung iba, bulak lang ang nilalagay. Ngayon, eh, kung dapat 'to yung maliit na bulak kasi papasok. Loob, 'di ba? Oo, no. Malaki. Balls talaga dapat. Oo. Oh, oh, oh. Pero pinakamaganda talaga sa lahat, earplug talaga. Ngayon lang gamitin na lang niyo. Oo, yung earplug talaga. Pero parang ano yun, no? Meron kang earplug ng ganun. Parang nakakabingi din. 'Di ba? Kasi may pasak yung tenga mo eh. Yung iba ginagawa nila yan. Pag ano, gusto nila makatulog, yung ayaw nila makaingin, maingay. Kung may masyadong maingay ang surrounding, yun yung talagang walang problema, walang humming sound ng tenga niya, okay lang yan. No? Pero yung iba nga talagang, pero ang hirap na masyadong timing minsan. Ako din, hindi ko yata ano yung ganun. Hindi ako ano. Okay na matulog ako maingay. Kung talagang inaantok ako, makakatulog ako. Pero na, but parang kasi kung maglalagay ka ng something sa tenga mo, parang yun ang iniisip mo eh, di ba? Oo. So, hindi ka makakatulog. Iba, nasanay na yung iba, pero iba talaga. Yung iba, oo, sa bagay. Nasa ano rin yan. O yun ang ano nila, di ba? Yep. Okay. Ayan. So, yun, tandaan, ang recap natin. So, tandaan po natin yung ano, yung unang-una yung supplement na binigay na, tsaka yung massage po. Maganda ho, ano talaga sa, at exercise po talaga. Kasi sabi ko nga kanina, as we age po, tandaan natin, kasama ho talaga ang hearing loss. Kasama ho talaga yan. Kasi unang-una, bumabagal po yung blood flow towards the ear. Kaya nagiging bingi.
Yeah, oo. Kaya na humihina ang tenga. Yung mga tatanda, Leno. Bumabagal. Mm-hmm. Pangalawa, of course, yung mga nerves doon, no, yung mga nerve cells, yung mga cell, na nagkakaroon din ng deteriorate, na ano din yun, Leno. Nagkakadamage. Mm-hmm. Nagkakadamage din. Oo. Mm-hmm. As well, aging na talaga. Kaya pala, pag aging talaga. Humihina na yung pandemic. Yes. Mm-hmm. Siya sabi rin ganito, that is part of aging. Part of aging. Ngayon, ganito po yun. Hindi ko sinasabing, kasi ako, on my experience sa practice ko, talagang, kasi, dyan sa ating tenga, sabi ko nga kanina, maraming mga muscles na maliliit, andyan din yung mga ugat, andyan din yung mga meridians, pag tuloy-tuloy po yung pagmamassage mo dyan, at regularly, makakatulong po. Kasi na, lalo ang, ang acupuncture and massage, nakaka-rejuvenate po yon. Nakakatulong yung para mag-rejuvenate po yung mga cell. Yung mga cell death, gano'n, pwede po matulungan. Totoo po yan. Dahil proven po yung nakita ko na yun dito. Ang dami ko dito matulungan na may mga ganyang tinnitus, ganyan, no? Talagang kahit pa, kung hindi man totaling nabawasan, sabi na 50%, 60%, no, natanggal namin, o even ang natira nilang is 20-30% na lang. So, still, maganda na ang quality of life nila kesa yung meron kang daladalang ingay sa tenga mo for the rest of your life. Totoo ka. Affected ang quality of life yung araw-araw na activity mo doon, no? Yun po yun. So, yun ang aking advice. So, mag-massage po lagi, mag-acupang, at yung mga supplement po yun. Tapos yung exercise. Tapos, yun nga po, yung sa ating diet, buwasan po talaga. Buwasan ang salt, ang sweet, at lahat po talaga ng mga ano. Okay, may tanong yep. Si Sis Gloria. Sabi niya, ilan daw yung pagtinom ng Bitol tsaka zinc, ilang beses daw sa isang araw? Once a day. Once a day is okay. Ayan, once a day. Okay. Yung zinc, 50 milligrams, no? Once a day. Tapos yung vitamin B12, meron 2,000, may meron 2,500. Once a day lang din po. Ganun lang. Oo. As vitamins po. Ganun lang yan. Okay. Ayan. So, yun po ang recap natin kanina. Sabi ko, ingatan po ang tenga. Ang hirap talaga habang tumatanda o nagkakaedad tayo, tapos meron kang ringing there, mahirap po. Napaka-irritable, di ba? Mm-hmm. Hindi ka makatama, hindi ka makatulog, at hindi ka makapag-function ng tama rin po. Grabe. Okay? Talagang paka-importante ng pandinig. Dapat ingatan. Ingatan tayo yan. Sige, hindi ka makakapag-martes kapag mahina ang mo. Diyos mio. Bisa nakakainis pa nung kausap yung mga ganun. Ano, ano ba yan? Ulitin ko na naman. Hindi mo narinig. Di ba, Mami? Minsan kahit na minumura mo na hangiti pa rin. Huwag naman. Joke lang yun. Huwag naman. Joke lang. Tapos pag nakarinig, akala mo naman, pag nakarinig yan. Na, maano na siya. Kaya, naku, Diyos ko, ingatan ng mga tenga. Ingatan pa ang mga tenga, ha? Lalo ng mga BI. Mm-hmm. Ayan, lalo ng mga BI, mag-zinc tayo, tsaka mag-vitamin C. Tsaka B12. Oo, yan. Okay, Doc, ayan. Okay. So, again, to say goodbye. Yeah. At maganda ang topic. Yung mga iba dito, hindi ko to alam, ha. At least talagang, oo kaya. Diba? Ganun natin kaano talaga yung mga information ganito. Kaya nga, andito tayo para maibigay yung mga info, mga information, may share natin. Kasi ito lahat ito, sabi ko nga sa inyo, na-encounter ko to at na gusto kong i-share sa inyo, nakikita ko to sa mga pasyente at paano yung mga ginawa ko at lahat, no? Yun po yun. Sinigyan ko sila ng mag-examination. At ako rin mismo nag-request minsan sa mga pasyente para doon humingi ng mga examinations, no? Lalo yung MRI para makita. Kasi ang hirap rin, kung paulit, lalo yung sabi ko nga kanina, dalawang tenga mo, parehong tapos, you know, pinapadala na yun sa emergency or whatever. Kasi alarming yun, alarming yan. Tapos palagi na rin may vertigo, hindi na maganda yan. Or headache. Imagine, pagka may vertigo ka, automatic talaga, nagiging dingi, ganun. Hindi naman, Len. Hindi naman. Complications lang yun. Hindi naman, Len. Hindi naman.
Mm-mm. Kaya nga kailangan ipacheck mabuti ka agad yun. Okay. Mm-mm. Okay, Doc. Ayan, okay. Magandang topic na naman. So, salamat. Salamat din. Sa ating mga, ano, sa ating mga viewers, no, sa ating mga kaibigan, sa mga anak ko, sa pamilya ko, sa mga friends, no? Maraming salamat po. At andito nga kami ni Elena para magbigay sa inyo ng mga info para sa ating kalusugan. Le, po. So, next week po, magkita-kita tayo le. Okay po? Dito sa channel ni Elena. Uh-huh. Okay? Okay, Len. Ay, teka lang, sandali. May tanong lang si Alma. Sabi ni Alma, siya daw nabibigay, kakagamit niya nga daw ng earphone dahil sa work niya. Yeah. Magano ka mag-zing ka sa Alma, no? Yung nga, lalo sila, no? Diba? Palagi na sa may ano nga nila, no? Mag-zing ka o kaya vitamin B12, no? Once a day. Yeah. Yan si Alma. Zinc, Alma, zinc, tsaka vitamin B12. 50 milligrams, Alma, no? Tapos, ipamassage mo kay Adrian. Yung paikot ng tenga mo, okay? Ay, ano ba to? Ang ingay ng cellphone ko? Ba't ako nadamay? Sabihin ni ano, Ed, ba't patay ko nadamay? Hindi, kailangan siya magmasahe, di ba, Len? Oo, masayin. Masayin yung tenga ni Alma dapat, di ba? Yung tinuro ko mga points kanina, tapos paikot na ano, yun, gawin mo yung palagi. Thank you, Ren, Sis Gloria. Maganda ang topic, sabi ni si Angko, saka ni Sis Gloria, very informative, thank you daw, Doc, and smiling Nancy. Salamat, salamat. Sige po, eh. salamat. So, Len, BFF. Ingat ka dyan, Len, ha? Kayo din. Okay, Sir Angus, bye-bye. Bye for now. Thank you, Doc. Thank you so much. Ayan, so totoo yan, no? Napakaganda ng topic natin. Ako, I myself, may mga nalalaman din ako, natututunan ko kay Doc na akala natin yung mga, tulad yung pagiging, yung sa pandemic, di ba? Marami siyang nagiging cause na misa akala natin pagtahimik, okay yung sobrang tahimik, hindi pala dapat ganun. Kaya misa, di ba pagtahimik, sabi natin, parang may narinig akong ano, yung pala galing yan sa brain natin. Di ba? Kaya nga minsan pag sobrang tahimik, dapat naglalagay tayo ng kahit maliit na yung radyo, di ba? Kasi nga, para at least, ano talaga yung magiging, yung padinig natin, magiging pair yung narinig natin, hindi yung pag sobrang tahimik, parang meron ka mga iba't ibang bagay na narinig. Kaya dapat talaga maging ano tayo, maging maingat, ganun, and dito natin nalalaman yung mga bagay-bagay na maliit na bagay, pero pag diniskas sa atin ni Doc, ganun pala yun. Diba ang dami natin natututunan? Talagang makakatulong sa health natin para mampanggaan natin yung mga sinishare sa atin ni Doc. Kaya sa talagang dapat, let's be ano thankful and grateful kay Doc tsaka kay Maring Nancy sa mga sinishare nila sa atin every Saturday, every Thursday rather. And kita nyo naman, di ba, yung pag-aalaga sa pandinig, ganun pala yun, no? Di ba, yung mga nalaman natin na talagang kung paano naapektuhan yung mga pandinig natin sa mga bagay-bagay ni Shiner sa atin ni Doc Willy. And I hope meron tayong mga natutunan. At itong mga bagay na to, please share it sa mga relatives, sa mga ka-VI natin, kasi napaka-importante nito. Para at least alam natin kung paano natin papangalagaan, lalo sa ating mga VI. Ang hirap naman nung ganito na tayo, bulag na tayo, tapos bingi pa tayo, di ba? Wow, napakahirap kaya, no? Diyos ko, parang di ko na alam kung paano ako magiging masaya pag ganun, no? Kaya dapat talaga maging ano tayo, maingat sa ating mga kalusugan, rather. Okay? Kaya, yes. Sabi ni Sir Angus, so kaya daw pasalamat tayo pag daldaling nanay natin. At least, meron tayong totoong narinig, no, Sir Angus? Naku, Diyos ko, parang relate na relate ako dyan. Oo, ayan. Noted daw, Doc, sabi ni Adrian, mamasayin niya si Alma. Ayan, ingat-ingat. Yes, as always. Siyempre, very informative. Ayan, thank you kay Doc Willy and Marie Nancy.
Ayan. Thank you so much sa inyo dyan. So, magpapaalam na rin tayo. And maraming salamat sa inyo sa mga live chatter na nag-stay from the beginning up to the end of the hour program. At salamat syempre, as ever, kay Doc William Marie Nancy hanggang sa susunod na Thursday for another topic na naman na talagang makakapagbigay sa atin ng mga impormasyon para at least naingatan natin ating mga kasulugan just sa mga knowledge na binigay sa atin ni Doc William and Marie Nancy. Kaya guys, maraming salamat sa inyo. And please, please, please stay safe, everyone. Always be grateful, be thankful, and always count the blessings. Good night, Pinas. Good night, everybody. Ingat ang lahat, especially lagi natin tatandaan, health is wealth. Lagi tayo mag-iingat. Yung mga nag-iingat namin nangyayari pa, how much more kung hindi natin iingatan. Kaya, extra careful tayo sa ating mga kalusugan at maraming salamat sa inyo. Syempre pa, lagi nating iisipin, God is good and God bless everyone. Okay, guys? Hanggang sa susunod na Thursday at see you tomorrow for another exciting episode sa ating topic tomorrow sa ayan, sa another topic na naman ng Thursday. So, bye-bye for now, guys. Thank you so much to all of you. Love you, guys. Ayan, sa lahat sa inyo, thank you, thank you. Ayan. So, be happy, be inspired, be in love with the right person and be sweet always according to Doc William Marie Nancy Villegas. Be wiser, be stronger. And of course, be fiercer, be braver, be independent, and be bolder. Bye for now. Love you, April. Bye, guys. Adios a todos. Bye.